Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 12th regular session is called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark R. Spilwansin, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph P. Teresomali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo E. Katipon, Honorable Aviora Rocofort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Monfero, Honorable Emmanuel A. D. Castro, Honorable Paulino V. Cairobin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Merlo Silva for our invocation. Magandang umaga, Mr. Presiding Officer. Sa mga kasama, magandang umaga at sa mapagpalang pagdating ng hapon. Lahat tayo ay tumayo at ating isa puso, hindi si Kaway, hindi pa. Ating isa puso ang presensya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Panginoon Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa, kami po sa umagang ito ay muling nagtitipon, nagsama-sama, upang aming pong pag-usapan, pagdiskusyonan ang lahat ng bagay na ukol para sa aming bayan at sa aming mga kababayan, sa aming minamahal na lungsod, na lungsod na Lipa. Kami po ay iyong patnubayan at bigyan niyo kami ng talino, lakas na loob, upang sa ganon, lahat ng aming gagawin ay manggagaling buhat sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo na nagahari noon niya at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. May we likewise request the Honorable Silva to lead the singing of our national anthem. Pakiusap po, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at buong giting nating aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas na sumasagisag sa ating kalayaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Before we proceed to the privilege hour, may I solicit a motion to suspend the rules to accommodate our guest, Ms. Jaiya Polangkos. Siya po yung paabot nga ng trophy. Siya po ang nanalo as first runner-up ng Metro Manila's Face of Fashion. Nakakuha rin po siya ng Social Media Choice Award, Miss Popularity First Runner-Up, Promising Potential for Runway, Best in Personal Style, Best in Final Couture, and Miss Photogenic. May I solicit a motion? I move that we suspend the rule to give way to kay Miss Metro Manila Face of Fashion 2017. Any second? Second unanimous lead by the members of the August body. Rule suspended. Tayo magpapa-award natin lahat kasama mga konsehal. Gusto niya naman lagi kami sol.
Session na resume. Privilege, the Honorable Katipon is... privilege. Ako po. Eh, parang si may nag-ulit sa akin na siya muna ang una dahil aalis. Sino ba yun? Ha? Ah, o nga. Sir, the Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalanggala ko pala. Ito ay aking isang personal na negosyo. Ito ho ay isang gasoline station ko sa Pinagkawitan. Ay ngayon pa-sponsor ako ito kay Crucial Pua dahil ito ho ang gasoline operated since 2005. Ito, 1995 sa Lusod ng Lipa ay nag-issue ng SUP on motion by Kagawad Merlo Silva and gently seconded by Honorable Peter Umali and Aris Mendoza, makasait na Sangguniang Panlungsod approve resolution authorizing and granting of special use permit for a gasoline station at barangay Pinagkawitan owned by Nilo Katipo. Pinalalakad ko yung mayor's permit dahil bukod na kusano ito. The city mayor and issued the SUP in SP year 2007 during the time of Mayor X. Gosos, this up and not approved for then Mayor Gosos. Please. Kaya nga po, sabi ko, personal ko, privilege sir, may, ito ay magiging president ngayon, ang akin hong SUP expire at the present administration. So, sa tamang oras ako, pakikiusapan ko si Crucial Pua na ma-sponsoran ako ng isang special use permit para ho sa aking 520 square meter gasoline station for the SUP authorizing the city mayor to grant SUP. Yun lang po sana. At si mayor ho mag-i-issue ng permit. Apo. Ay expire na ho at hindi ho niya present administration. So yun ho yung magiging president. So sa susunod ho mga mayor, pag si Vice Mayor Eric Aplique naging mayor, expire na rin ho yung mga SUP na inilagay ho noong panahon ng nakaraan at ang mayor ho magka-apply uli ng bago SUP. Referred to the Committee on Land Use, the Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lang ho linawin. Yung gahong atin ng ordinansa with regards to SUP, ay yung gaho ay may expiration. Ay ang akin yung tingin, palagay ko hiwala ho, once na binigyan ka ng SUP, automatic, hanggang sa mawala yung negosyo mo, ay may SUP yan ka. Yan ho ay nasarano ang negosyo dahil wala ho permit. Ngayon bago ho uli, sa bagong mukha at bagong pangalan, ay tama lang naman ako kumuha ng SUP. So, hindi ho yung ay, dating SUP, lang kundi you are applying now for another business. Hindi pa ho, yun din yung business na yun. Ay bakit ay, yung ho, eh, hindi ho, the question is this, may expiration ba ga ang SUP? Yun nga ho, so, kaya ka ho gawin natin itong president na kung sinong mayor, doon na ang issue ng SUP. Para ho yatang mali ho yan. Ay, ang ibig sabihin siguro, Mr. Chairman, baka ho, hindi nabigyan or napermahan ang SUP noong 2007. Permado ka ho yan ang ng mayor. Ang SUP, Sangguniang Panlungsod. Apo. So, hindi ho kayo kumuha ng special use permit on that particular year, 27. Pero hindi nga makita ho sa mayor's office a record na yun. Pero kung hinabigyan ng mga mayor's permit ng mga unang panahon. Hindi na. If ever na wala ho sa mayor's office, ay di sa Sangguniang ni meron ho tayo record. Hindi, Mr. Chairman, ang akin ay paglilinaw lamang. Dahil kasi ho, may sinasabi silang na ito'y maging president sa mga susunod. Ang tanong nga ho, kung walang record ho, ang Office of the City Mayor, I think na here in the Ordinance Division, aray naman ho, may record tayo. Naman ho eh, tayo. Oh, ay bakit ho? Ordinance Resolution Number 202. Ang problema ho, pagdating sa executive, hindi wala ho sila record doon ng authorizing. Parang hindi ho yata kayo nabigyan ng permit. Meron hong permit noong panahon ngayon. Ano ho problema? Ang laging problema nga ho, dito panahon ni Mayor Sabili, hindi ho makita yung mga record ho ni Nilo Katipon.
Hindi ho, na-misplace ho siguro. Para ho yung refrigerator namin isang araw na-misplace. Ang problema ho, Mr. Chairman, I think, Mr. Chairman, hindi ho ang problema, Mr. Chairman. Ay, please, Mr. Chairman. Sa SUP, problema ko ngayon. Kundi ang problema ay ang record. Apo, kung wala record. Ang mayor's office na record, wala ba't po. Hindi muna natin ni-request? Wala rin ho din eh. Ay, ari ho, ari naman ho, pakikiusap ko sana sa lahat ng miyembro na Sangguniang na ito ho ay i-sponsoran ho ni Kunsyal Puwa. Kakausapin ko lang ang sekretary ni Kunsyal Puwa para ho ito ay mapa-agenda po. Hello. Hello, yan po. Ito po yung referred na po sa Committee on Land Use. Pero comment lang po from the chair. So yung po mga ganyan po, dapat po ay hindi po talaga at the discretion ng city mayor dahil yan po ay part po ng isang, based po yan sa ordinansa sa atin pong comprehensive land use plan and sa zoning ordinance. At the same time, meron po yung resolution. So we must instill that ang pagpapalakbo po ng government should be of laws rather than of men. Hindi po pwede na kung sino magiging mayor ay lahat ng inaprubahan ng previous na. Pag ginawa ho natin yan ay magkakaroon ho ng chaos at gugulo ho lalo lungsod ng Lipa. So, yun po yung comment ko lang po sa sinabi ni Consul Nilo na nagpalit, pag nagpalit ng mayor, edi lahat din ikukuha ulit ay parang hindi po maganda. Yung po mga hindi magagandang ginagawa ngayon, ay dapat po iwag natin ipagpatuloy. Yun lang pong comment lang po ng Vice Mayor. The Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. Mr. Chairman, marami ho tayong kababayan na nagtatrabaho abroad. Kumisan ho, Mr. Chairman, marami ho sila nagiging problema. Kuminsan ho, mga papeles, kuminsan ho ay may mga problema sila sa abroad or may mga problema sila sa dito sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Alam mo natin na may mga tamang ahensya para po sa ating mga OFW na tinuturing ho nating mga bayani. Siguro Mr. Chairman, nakita ko ho, para tayo makatulong sa sinasabi ho mga bagong bayani yan na ang isa hong OLW, Overseas Filipino Workers, ay kasama rin ho sa mga bayaning iyan, Mr. Chairman. Kaya siguro, akin hong hinihiling na para po naman tayo sa ang Council ng City Government makatulong sa ating mga kababayang iyan na nagkakaroon ho ng problema, yung mga Overseas Filipino Workers na nagkakaroon ng problema, ay maging party ho ang Sangguniang, maging parte ang City Government of Lipa na matulungan natin ang ating mga kababayang ito, ay akin nung hinihiling na magkaroon sana ng isang OLW desk dito sa ating pamahalaan na lungsod ng Lipa upang sa ganoon ang lahat ho ng ating mga kababayang may problema sa abroad, may problema sa mga ahensya ng pamahalaan, national or local, ay may isang opisina na tutugon o tutulong or mag-a-assist sa kanila upang sa ganun, Mr. Chairman, ay matulungan ho natin ang mga kababayan ho natin ito na sinasabi nga ho na sila ho ang nagiging dahilan ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng ating bansa. At siguro ito ho'y isang paraan din ng Sangguniang na maipakita natin na tayo dito sa Sangguniang ay hindi tayo natutulog at tayo handang tumulong sa ating mga kababayan kahit ho narito sa atin sa lungsod na Lipa at mga kababayan nating mga nasa abroad. Sana, Mr. Chairman, mai-refer ito sa tamang komitiba. At nasa ganun, Mr. Chairman, ay mapag-aralan ito at magkaroon ho ng katuparan. Alam ko ho, Mr. Chairman, may mga tamang ahensya para sa ating mga OFW. Pero, Mr. Chairman, ang akin ng punto de vista dito ay tayo mismo dito ay magkaroon ng isang desk, isang OLW desk na siyang mapupuntahan at tutugon sa pangangailangan ng ating mga Overseas Filipino Workers. Thank you, Mr. Chairman. The matter brought up by the Honorable Silva is referred to the Committee on Migrant Workers. Mr. Chairman, the Honorable De Castro is recognized. Maganda ang mga binanggit ni Kagawad Merlo. Ang akin lamang ay maganda nga, pero ito kayo may kahihinatnan.
Ang akin lang tanong, under his office, kasi susweldo, ang opisyal na ang upo riyan, under his office, kaninong opisina? Sa office of the mayor, or we will be creating another office independent from the office of the mayor? I think, Mr. Chairman, it's up to the committee kung saan ho mangyayari pagdating ho ng isang pagdinig ng committee ba, ay siguro ho'y nasa wisdom na ng committee chairman o ng committee kung saan ho makakabuti para sa ating mga kababayang ito. Ang ating intention lamang, magkaroon dito ng isang tamang deso, isang tamang pupuntahan ang ating mga kababayang iyan. Pangalawa ho, aking nung isinasama na mas pag-aralan din na lagyan ng qualification ng upo diyan sa kasi kailangan dyan expertise, ha? Yung kanyang koneksyon, kasi may impluensya sa mga ahensya. Kasi kung wala tayo, kung basta tayo maglalagay diyan at ako po wala, titingin lamang ang mga hinaing at wala naman tayong magagawang tulong at kung titingin lamang ay wala akong halaga yung sinasabing OFW desk. Kaya kailangan ay may impluensya, may kaalaman, may expertise, lalo tigit itong mga nagiging biktima ng unfair labor practice sa ibang bansa na hindi nasweldo ang ating mga kababayan na tatrabaho sa ibang bansa, nagiging biktima ng maltreatment. Kailangan may koneksyon sa embahada, sa Department of Foreign Affairs, sa DFA, saka sa Department of Labor. Hindi ho, kaya lagyan po natin ang qualification ang upo riyan. Maraming po salamat. Honorable Lopez is recognized. Very well noted, Attorney Oweng. So, pag-aaralan nating mabuti kung saang ahensya at kung sino po ang tamang tao na ilalagay natin doon para po naman mapagsilbihan nating mabuti ang mga OFWs ng Lipa. And syempre po, with the help ng aking members, Konsehal Merla Silva at Konsehal Lilo Katipon po yan. The regarding po dito, another privilege, the Honorable Gwen Wong is recognized. Good morning po, Mr. Chair. This past weekend, my attention was called on Facebook by a certain Miss Sonia Milan. Actually, tayong dalawa, Konsehala Camille. Panawagan kina Konsehala Gwen Wong at Camille Lopez. So I will just read this verbatim. Ang intention ko lang is because I'm leaving for vacation, so I would like this referred to the proper committee so that yung tamang steps ay magawa in my absence. So, ako po ay, from Sonia Milan, ako po ay pumupunta sa palengke halos araw-araw. Kalimitan ay maaga kaya kitang-kita ko kung gaano kadumi ang halos lahat ng bahagi nito. Alam ko na may opisinang namamahala nito, subalit ako'y nananawagan sa inyo upang pangunahan ang paglilinis at pagsasaayos nito. Kailangan po yata ng koordinasyon at konting pitik sa Market Vendors Association at ahensya ng pamahalaan upang matupad ito. Hindi dahil palengke ay asahan ng madumi at magulo. Naghahanap tayo ng isang bagay na makipagkakapuri sa ating lungsod. Hindi ba magandang makita natin ito sa ating palengke? Bilang kinatawan ng mga nanay at kababaihan sa ating sanggunian, kayo po ay aking tinatawagan at hinahamon na maisagawa ito. Marami pong salamat at inaasahan kong inyong positibang aksyon. I have also submitted the FB quote to Sir Carlos Briones for his disposition. So I would just like to have this referred to committee para po mapangalagaan ang ating palengke and this document submitted to the secretariat. Referred to committee on local economic enterprise. Comment lang po from the chair. Actually po, meron po bang nakapirma dyan kung sino? Or, sa Facebook? Facebook. Okay. Okay lang po kasi lahat po ng aking pinupuntahan na lugar na salita. Lahat po ng lugar na aking pong pinupuntahan at ako po nagkasalita, lagi ko pong ini-inform yung mga tagalipa na sabihin sa atin kung ano nakikita nalang pangit sa lungsod ng Lipa. Whether it's kalinisan ng palengke,
traffic, basura, ilaw, sira-sirang kalsada, bah. So ito po yung laging encourage natin ng mga kabataan na or ang mga taga-Lipa na sabihin po sa atin dahil obligasyon din po nila yan eh, ng mga mamamayan ng Lipa na para maayos po natin ang ating trabaho. At syempre po ay ang gamot po sa nakakalimot ay paalala. So maganda po na meron pong ganito, datot palengke, dahil ang mukha po ng Lipa ay ang palengke. Ako po, pag napunta sa ibang lugar, pupunta ako sa mga palengke ng Cebu, Davao, o kung saan man lugar. At marami po napunta sa Lipa, tinatanong din po ako, bay, saan po ang inyong palengke? Gusto namin pumunta. So, importante po na maging maganda ang ating palengke, hindi lang po para sa kalinisan, para na rin po sa turismo, at saka sa kahihiyan din po ng ating bayan, pag madumi po or magulo ang ating pong palengke. So, maraming salamat sa... O, kung sino man po yung nag-post sa Facebook nito, tama po ang ginagawa nila. Mr. Chairman, may be recognized. The Honorable De Castro is recognized. I heard that this matter was referred already to the Committee on Economic Enterprise. Considering that the nature of this issue is sa health, I request that it be jointly referred to the Committee on Health. Mr. Chairman, referred also to the Committee on Health and Environment, pero ang lead committee po ay yung ating local economic enterprise. Yun the Honorable Katipon is recognized. Yun ang immediate action ho sana dyan. Tama ho si Sir Mike, na baka pwede tayo magpasa ng resolution requesting the bumbero to clean the perimeter ng public market para malinis ho agad, para in response ho doon sa Facebook. Na kasi ho, lagi ho kasi lang nangyayari ho dito sa atin. Laging may tama ang Sangguniang Panlungsod, laging tinatamaan na hindi alam na ang issue, separation ng executive legislative. Yung legislative nagpapaalala sa executive na sa pamamagitan ng mga sulat na ito, tayo ay nagawa ng mga resolution. Comment lang po, Brother Chair. Actually po, hindi lang dapat nagpapaalala sa executive. Based po sa local government code, we should direct the city mayor na gawin po ang trabaho nila, katulad po nito, na ayusin po ang palengke. Yun po ang sinasabi po ng ating local government code, na yun naman po ang ating Bible. The Honorable Silva is recognized. It's already referred to the proper committee. Mr. Chairman, ang comment ko lamang ho, siguro Mr. Chairman, mag-appropriate po tayo ng kaunting pondo para ho tayo ho'y bumili ho ng microphone. Ako'y naawa ho sa atin ng vice mayor, ang microphone ho niya paudlot-udlot. Mr. Chairman, napakasamahang tingnan sa CCTV ng Vice Mayor. Paudlot-udlot ho kung magsalita. Sa video. Napagod na ho. Paudlot-udlot, hindi ho magkaintindihan. Siguro ay mag-appropriate po tayo ng mga 1,000,000 piso para bumili ng microphone. Hindi po, basta ho, okay na po sa akin yan. Basta yung inyong microphone ay gumagana at naririnig ko ang inyong mga komento, masaya na ako. Okay na po yun. Another privilege, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, Honorable Members of this August Body, sa amin pong mga bisita, magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Chair, ang akin pong bubuksan ngayong umaga ay nasaan na? Wala bang tao doon sa ating staff? Ah, yung pong OSLIP. Mr. Chairman, isa po sa mga issue na pinag-usapan natin dati ay tungkol sa mga gamot na sinasabi pong wala tayo sa ospital ng Lipa at meron po tayo sa mga stockroom na hindi mailabas. Ito po pala ay nangyayari sa City Health Office. So, ospital ng Lipa, iba po pala ang setup dito, Mr. Chairman. Ang setup po dito, lahat ng gamot na dinideliver ay dinadala sa ospital ng Lipa. Dahil po sa pangyayaring ito, Mr. Chair, tayo po ay nag-ikot sa ospital ng Lipa. Nagkaroon po tayo ng actual inspection dito at masasabi po nating hindi tunay na walang gamot ang OSLIP. Katunayan dito po sa central office supply nila, yung sunod na slide, makikita po natin na napakarami pong gamot sa ospital ng Lipa. Ayan po. Ang iba po dyan ay ginagabok na. Ang iba po dyan ay hindi po natin nagagamit.
Katunayan na napakarami po niyan, yan ay supply pa natin noong fourth quarter of 2016. Wala pa po tayong delivery ng gamot ngayong 2017 of the first quarter. Isa rin po ito sa nagiging problema ng OSLIP. Ayon kay Doktora Galit, na kumpleto po ang kanilang pagsasubmit on time ng mga gamot na bibilhin, pero nalilate ang GSO sa pag-purchase. Hanggang ngayon, wala pa rin pong bidding na nangyayari pagdating sa gamot, Mr. Chairman. Ganun din po, Mr. Chair, naniniwala po ako na sa nakita ko pong setup ng OSLIP, wala pong kapangyarihan si Doktora Galit. Kalungkot-lungkot man po. Siya po yung isang direktor na nakatali sa idinidikta lamang ng executive, kaya hindi po siya makadiskarte ng kanya. Noong panahong iyan na tayo po yung nag-ikot, meron pong 59 patients lamang ang ospital ng Lipa. 59. At nakakalungkot po, sapagkat mas preferred pa rin po ng mga kababayan nating may hirap ang granha kaysa sa ospital ng Lipa, sa katunayang walang ibinabayad po sila sa ospital ng Lipa. Kinakailangan pong pagandahin at atin pong mas tulungan ng OSLIP para mas maraming matulungan mga pasyente. Sa record po, sa logbook ng OSLIP sa mga doktor na atin pong tinitingnan, ay makikita po natin kaunting doktor lamang yung nag-time in at nagta-time out. At sa ilang araw, sa mga araw na naglalag sila, yun at yun din pong mga doktor ang mga nandyan. Sa mga opisina po ng doctor's clinic na nagko-conduct ng outpatient, Mr. Chairman, wala pong nakalagay na mga listahan ng doktor at specialista tayo. Kaya hindi po alam ng mga doktor kung anong ng mga pasyente kung anong schedule ng mga doktor sa OSLIP. Kung mayroong schedule ba ng pedia, OB-GYNE o anuman dito po sa ospital ng Lipa. Mr. Chairman, nakakita po tayo ng isang solusyon para masolusyonan ito pong gamot sa OSLIP. At ito po ay ang pagpapasa ng isang ordinansa, an ordinance creating the Pharmacy and Therapeutics Committee of the Hospital ng Lungsod ng Lipa, appropriating funds and providing penalties for violation thereof. Now, tinatanggal ngayon po ay binabawasan natin ang kapangyarihan ng GSO sa pamamagitan ng Pharmacy and Therapeutics Committee na magsala ng mga gamot na dapat bilhin ng OSLIP at quality and quantity of medicines, Mr. Chairman. Sa oras na ang OSLIP po, sa oras na mag-submit pong mga bidder sa GSO, automatic ito po ay kailangan ilagay nila at ibigay sa PTC para po mapag-aralan ng PTC itong ating mga bidder kung sila ay qualified o hindi. Mr. Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Health for action, Mr. Chairman. Referred to the Committee on Health. Mr. Chairman. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, base ho sa sinabi ho ni Consul Labior, paano gahong nakakatakot na ipagpatuloy po ho ang operasyon ng ospital ng Lipa. Padalo ka, Mr. Chairman. Ayun ho sa kanya, hanggang ngayon ho ay ang gamot po hong natitira ay year 2016 pa. Samantalang kung tutuusin po, ay dapat ho ay nagkukumahog na sa first quarter, baharing dapat ho'y ubus na. Siguro baka ho iilan ang pasyente. Padalo ho, Mr. Chairman, o baka wala ng tiwala sa ospital ng Lipa. Sana hindi. Ganun din ho, Mr. Chairman, sinasabi niya, para hindi malito ang mga tao, ay yung akin ng suggestion niya ho noon na sa 54 na doktor, i-divide natin into 7 days or 5 days na sa loob ng isang araw, 10 doktor, doktor sa bato, doktor sa abdo, doktor sa bituka, doktor sa ganan, sa araw na Lunes. Sa araw na Martes, doktor sa mata, doktor sa ilong, doktor sa kung saan. Martes, para sa ganun ho, ang tao, Mr. Chairman, alam nila kung anong araw sila, o anong sakit nila, anong araw sila pupunta at nang hindi sila pipilay, wala naman ho palang doktor na aaskaso sa kanila. Mapera pa yung mga on-call na for emergency reason, Mr. Chairman. Kaya siguro, Mr. Chairman, bukod sana sa sinasabi ni Consul Labior na magkaroon ng pharmacy, baka naman yun ang pharmacy yan, maging dahilan para yung pharmacy yun ay magamit
na gawing kooperatiba at magamit ito para ang ating mga kababayan na umaasa na libre ang gamot galing sa ospital na Lipa ay maging bayarang gamot. Yun ay nakakapag-alala. Siguro, Mr. Chairman, bakit hindi ho tingnan ang isang anggulo? I-privatize na ho natin siguro yung ospital na Lipa. Nasa ganun, Mr. Chairman, at yung sinasabi hong maganda ang servisyo ng grant na, ay di doon na lang ho tayo maglagay ng pondo para po sa ating mga kababayan na ayon ho kikyo sa labyor, parang nawawala na ho ng tiwala at nakita niya na mas marami pa rin ang nagpapatingin sa granha kaysa dito sa ospital na Lipa. Siguro, Mr. Chairman, baka ho tayo ay nag-aalala sa operation ng ospital na Lipa, bigay tayo ng bigay ng bigay ng pondo. Ay nangyayari ho pala naman sa mga gamot ay hindi ho naman napakinabangan ng ating mga kababayang mahihirap na siyang tanging inaasahan nila dyan ho sa ospital na Lipa. Siguro ho, isa lang alang din natin, Mr. Chairman, na maisama ho sa mungkahin ni Kagawa Dabior na mga mapag-aralan na may privatize ho itong ospital na Lipa, Mr. Chairman. Chairman, may be recognized. The Honorable Katipon, regarding po yung sa privilege. May nabanggit ho si Crucia Labior tungkol ho doon sa mga doktor. Hari ho yung mga doktor, ng pero lang doktor, may nagdala ho sa akin taga-personnel. Hindi ho, bago ho, are. Hindi bago. Hari ho, bibigyan ko ho kayo na isa sample. Medical officer to, a certain name, blank. Meron siyang monthly sweldo doon na 33,456. Meron ho siyang nakuhang 186 minutes na late. Meron ho siyang total na sweldo sa loob ng tatlong buwan na 89,737 na ang kanyang duty, ito ho, payroll ho, ito ho, payroll. Ang duty ho niya ay nakalagay ho din eh, na duty ho siya ng noong 7-14 to 15-16, 14 to 15, ng July, ng 14 to 15, dumuto ho siya ng 186 minutes only. Oh, 186 minutes from 7, July 14 to August 31, 2016. 186 minutes. Number of months, 3 months. So, itong mga ganitong pagkakataon, nakuhoy na isang araw ay naka-standby doon sa grupo ng SM Boys. Kausap ko doon si Kapaeng Ulabe. Ang sabi sa akin, naku, kami kanilo ay out of town, outside the Athens, Europe or what, kung saan pumunta. Kasama niya ilang doktor at yun daw mga doktor na yan ay galit na galit, hindi lang kay Crucial Katipon, kundi sa buong Sangguniang, bakit daw napapakialman natin yung kanilang pag-duty sa ospital ng Lipa. Kasimple naman ho na sinabi ko dito noon, kung ang mga doktor ho ito na 54 na doktor ay nagpe-perform ng kanyang duty, ay atin hong bigyan ng commendation. Pero kung ito ho, mga doktor na ito hindi nagpe-perform ng kanyang duty, dito sa ospital ng Lipa, ang kapal naman ang mukha niya na kumuha ng sweldo. Ang sinusweldo ho nila sa loob ho na isang buwan ay 1,875 a month ang sweldo nila as job order na dapat nagpe-perform sila sa lusod ng Lipa, sa ospital ng Lipa. Kung kasabay ho nito, ayun hong pagkuhan ng gamot ay maaari nga hong napakaganda na itong isa lang sa isang committee hearing. Tawagin ho lahat ang doktor na ito, mag-present ho sila dito. Sabi ko nga kung sila ay nasa record, ay maayos at magiging maayos, ay bigyan natin, sabitan natin ng medalya. Pero kung hindi naman, ay tamang-tama sa Biyernes Santo ang koronang tinik. Kung hindi naman sila nag-perform ng duty. Si Owing De Castro ho ay isang professional na abogado. Napakagaling din ho na kapatid niyan as doktor, Dr. Ramiro De Castro. Dito ho, sa nakaperol sa 54 na doktor, only 11% to 15% ang lehitimong tagalusod na Lipan doktor. Yun lang ho, Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized.
this matter expounded by Kagawad Abior ay na-refer na sa komitiba. Ang aking po lamang hinihiling ay isama sa komitiba kasi nabanggit po niya na ang gamot ay inaamag na, ha? At marami daw alikabok. Ay bakit ho, anong gamot iyat hindi nagagamit? Eh nagre-reklamo ang tao na wala daw gamot. Ay bakit merong mga gamot na inaamag na ay nakakalikabok? Kaya po, at saka ngayon, ay bakit wala pang supply sa first quarter sa 2017? Kaya po, isama po sa kanyang committee hearing ang imbestigahan ang GSO, GSO Gayaw. Why is it that until now ay wala pang procurement ng mga gamot at samantalang may budget sa bagay na yan? Ang ating hinahing ng ating mga kababayan ay wala raw gamot sa Hospital Lipa. Pangalawa, isama rin ang investigasyon. Sino ang bumili at nagpabili ng gamot na hindi naman pinakikinabangan ng atin ng mga taga-Lipa? Manapay, sabi nga ni Kagawad Abior, ay nagiging inaalikabok na. Kasi masakit po kung masakit po sa akin ang makarinig. Pupunta po sa opisina ko, manghingi po ng pambili ng gamot. Ay kakoy wala gang gamot din sa Hospital Lipa. Ang hinahing po ng mga tao ay wala raw. Kaya sila na obligang mamalimos sa mga konsihal na nawibikaan na nga po na wala nang ginawa kong magdilinsya. At yung resita daw ay ginagamit lang sa panghihingi. Kawawa po ang ating mga kababayan. Kaya sa bagay na ito, ay gusto kong isama sa investigasyon ano yung gamot na naka-stock di yung hindi nagagamit ng ating mga kababayan. At ano ang dahilan at kinukulang sa pangangailangan ng gamot ang Ospital ng Lipa? Yun lamang po. Honorable, at saka Mr. Chairman, gusto ko rin nung isama, Mr. Chairman, sa pag-iimbestiga, sino gaho ang nangangasiwa or storage sa bodega ho ng gamot? Dapat ito yung maimbestiga rin ho natin. Baka yan ho'y lahi ni Louis Pasteur. Ay baka ho yung inaamag na gamot ay baka ho gustong gawing penicillin para gamot din. Siguro dapat din i-investigate o yung nilahi ni Louis Pasteur who invented the penicillin ay siguro ay dapat ho palsin na rin ho di yan. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, ayaw paawat eh. Mr. Chairman, with regards to privatization of the Hospital ng Lipa, that could be an option. Pero ewan ko po kung may bibili. Baka walang bumili. Pangalawa, doon po sa mga doktor, Mr. Chair, tayo po ay service by fee na ngayon. Ibig sabihin ay ang sweldo po nila ay nakabase sa kanilang pag-duty sa Hospital ng Lipa. At ito po ay makukuha natin sa budget hearing kapag po kinuha natin yung payroll ng mga doktor at paano nila ginastos yung pondong ibinigay natin sa job order, Mr. Chair. Mr. Chair, noted po lahat ng sinabi nila. May I proceed with the next privilege? The Honorable Rockford is recognized. Mr. Chairman, my second privilege speech is about the Alcoa, Mr. Chairman. Dapat may tao tayo doon, Tita Heidi. Yan. Mr. Chairman, on April 2 to April 8, 2017, Lipa City will be hosting the Alcoa. We allotted funds for Alcoa, Mr. Chairman. At dapat may tao doon, Tita. Gawa nung walang tao doon eh. Patapusin nyo kasi muna ako, kaingay nyo eh. Kahirap. So, Mr. Chairman, initially nagkaroon po ng 80,000 na proposal na budget ang atin pong KLL para sa allowance ng mga estudyante ng Alcoa na kasali. Nakita po natin na sa 80,000 na ito, sa proposed budget nila ng 2017, 700 pesos lamang po ang ibinigay sa mga estudyante samantalang gumastos tayo ng higit kumulang 3 milyon
para sa hosting ng Alcoa. Kung kaya, noong 2017 approved budget, dinagdagan po natin ito ng 197,900. A total increase of 117,900. Kaya po sa halip na 700 ang makukuha ng mga estudyante, ito po yung magiging 1,200, Mr. Chairman. Kaya lang po, on the course of the voucher, sabi po ng City Accounting Office, ay hindi pwedeng magkaroon ng allowance ang mga bata. At hinahanapan ng legal basis ang KLL kung bakit bibigyan ng allowance sa mga bata ay pakain na po. Mr. Chairman, the legal basis is the 2017 General Appropriations of the City of Lipa. In the first place, bago po natin ito aprubahan, dumaan ito sa Finance Committee. Ang City Accountant po ay member ng Finance Committee. Yung 80,000 na inilagay ng KLL na nakita nila ay kasama sa proposed budget na isinubmit nila sa Sangguniang. Ibig sabihin, pinayagan nila sa Finance Committee ang 80,000. Kaya po nagkaroon ng basihan ang Sangguniang Panglungsod at ang Committee on Finance na dagdagan yung pondo para sa mga batang magre-represent sa Lipa sa atin pong Alcoa. Ngayon, Mr. Chairman, ito po ay pinipending ng City Accounting Office. Kaya mamaya po sa tamang oras, ako po ay makikiusap na magpasa tayo ng isang resolution directing the City Accountant to process the 197,900 pesos approved budget for the allowance of KLL Alcoa representatives ng Lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. Ay April 2 to 8 na po ang Alcoa. Sige. The Honorable Katipon is recognized. Pag binudgetan ho natin, ibig sabihin yun ay pasok sa flow ng financing ng Lipa. Dapat i-allowed ng accounting. Nag-increase po tayo para doon sa allowance ng mga bata at atleta, hindi nila payagan. So, sino ka? Ang accounting gap per member ng Finance Committee. Member po. Bilang si member ng Finance Committee, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya reiterate na lang natin ating resolution na siya ay alisin na diyan as OIC at ipalit yung tamang accountant para diyan. Kasi pag ganito ng ganito, magre-resolution na naman tayo. Hindi naman nasunod. Maganda pa niya, ang ating bigyan ng resolution requesting the civil service to check or to monitor the attitude of the OIC of city, city accountant for delaying the budget of the Alcoa. April 2 na yan. Oo nga po. Paano ho natin napapasubo yung kanasada? Hindi ho ito dapat kwantito yung asap na bagay ho na bago mag-April 2, ma-resolve ba po? Mr. Chairman, may Mr. Chairman, siguro ho, tingnan, pag tayo magpapasa ho agad sa resolution, hindi ho naman natin alam kung baka ho may legal basis ang budget at ang accounting department. Siguro at nag-aala rin ho tayo na April 2 na. Bakit hindi ho natin i-suspend the rules at tawagin ho natin ang attention ng budget officer at ng accountant para po, Mr. Chairman, on the spot, makapag-decision na hugot tayo kung inaalala ho ni Consul Katipon at ni Consul Abior, April 2 na. Dahil lang kito ko, Mr. Chairman, kung tayo gagawa hugot na isang resolution, baka naman to, tama rin ang accounting department na hanggang doon lamang ang pwedeng pondo. Siguro, Mr. Chairman, I'm requesting the chair to call the attention of the two agencies. Before we suspend the rule, the Honorable Castro and then si Honorable Rocafort. Ako naman po eh, nakikiusap sa aking mga kasamahan. Huwag po natin agad bigyan ng kamalian ang ating accountant at saka ang treasurer. Budget. Kasi alam mo ninyo, yung mga yan ay may agam-agam. Marami po akong nakikita ng mga pera na ibigay na ay dinidisallow ng kuwa. Ay baka po ay kaya hindi mailabas yan, ay alamin natin. Baka yan ay may mga dahilan, may valid reason
why na hindi ito na ilalabas kaagad. Kasi may mga allowance po na dinidisallow ng kuwa, ay naibigay na, ay di pinababalik daw ng kuwa. Eh paano naman ang mangyayari sa gayon? Kaya kawawa din po ang ating accountant at saka ang ating budget. Kaya dapat po ay tawagan nga ang kuwa, ay ang budget. Mr. Chair, the Honorable Rocafort is recognized. Given, Mr. Chairman, that they have a legal basis para sabihin na hindi pwede yan. But why during the budget hearing, they did not mention any legal basis? They did not contravene. They did not object with the 80,000 proposal. And when I mentioned them during the budget hearing that we will increase the allowance of the players for the Alcoaat, they did not object, Mr. Chairman. And ngayon lang po sila nag-object. So, I will heed with the decision of the majority of the members, pero ito po ay para sa mga estudyante, kaya kailangang ibigay po natin. Before we suspend the rule, comment lang po from the chair. Hindi naman po natin sinasabi na mali na agad ang city accountant saka city budget officer. Ang sinasabi lang po natin dito sa Sanggunian ay magpaliwanag naman kung bakit naman ho hindi pwedeng ibigay yung pera ho ng bata na alam naman ho ng mga bata na meron sila dahil approved na po yung budget. At ang alam ko po diyan, ang trabaho lang po ng budget officer ay i-certify kung meron pong appropriation. Ay pangitang-pangita po na merong appropriation, so hindi po maaring hindi niya pipirmahan. At trabaho po ng city accountant, if allowed po ng batas. Kung hindi po allowed, ay di ipaliwanag po sa atin dito kung bakit hindi, para po magawan ng paraan ng Sangguniang Panglungsod kung paano naman po matulungan ang mga bata at hindi naman po sila yung mga kawaawa. Napakarami ko na hong bayan na napupuntahan. Ang mga bata ho'y ang daming allowance, ay payag ho ang kowa nila. Bakit bukod tangi na ho dito sa lungsod na Lipa, laging hindi ho po pwede natulungan natin ang ating mga kabataan. So sila po magpaliwanag sa atin kung bakit hindi po pwede, at wag ho tayo magpaliwanag sa bata na wala kayong matatanggap na pera. Rule suspended, and let invite po natin ang ating city accountant saka city budget officer para po ipaliwanag kung bakit po hindi pwedeng bigyan ng allowance ang mga bata nagpa-participate dito po sa ating Pinoy itong mga games para po sa games po na sponsored po na Lusod na Lipa. Session na resume. Mr. Chair, isa na lang po. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, sa larangan po ng turismo at saka po labor dito sa Lipa. Mr. Chairman, ay sa kasalukuyan ng atin pong mga hotels, ang ilan, hindi po lahat. Mga restaurants, ang ilan, hindi po lahat. Ay naniningil ng tinatawag po nating service charge. Mr. Chairman, service charge is defined as an amount of money that is charged for a particular service in addition to a basic fee. Wala pong malinaw na basihan. Ang service charge, Mr. Chairman, any provision of service charge in a food bill has no legal backing. And for consumers, the cost of food includes all expenses incurred by hotels and restaurants, Mr. Chairman. Sa kasalukuyan, dahil wala pong malinaw na batas sa service charge, marami po sa ating mga restaurants or hotels ang naniningil ng additional service charge of 1% up to 20%, Mr. Chairman. So, ito po ay napakalaki sa ilan sa mga kababayan po nating kumakain sa mga restaurants, sa mga turistang pumupunta sa atin, na hindi po natin alam ang impact kung ito po ay nakaka-discourage. Siguro po, Mr. Chairman, ay panahon na para pag-aralan natin. Una, kung kailangan po nating i-regulate sa lungsod ng Lipa ang paniningil ng service charge. Number two, alamin po natin kung ang tamang proseso ng nasingil na service charge ay ibinibigay sa mga empleyado ng establishment. Kung ito po ba ibinibigay ng management sa mga empleyado. Number three, Mr. Chairman, mapag-aralan po natin kung ito ay dapat, ay bukod sa dapat nating i-regulate o ito ay dapat nating i-prohibit sa lungsod ng Lipa.
So, Mr. Chairman, I move that this matter be referred to Committee on Tourism and Committee on Labor, Mr. Chairman. Referred to referred to Committee on Tourism and Committee on Labor. Privilege. Wala na po. We'll proceed to the reading of the minutes of the previous session. The Honorable De Castro is recognized. I move that we dispense with the reading of the previous session and that the same be considered as approved. Any seconded by the Honorable Umali and Honorable Luwan Singh. Discussion? Objection? The chair hears none. The minutes of the previous session is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Committee on Environment is hereby recognized. Mr. Chairman, ali po ay babasahin ko ng mabilis para sa mga magtatanong. The City Government of Lipa, ha? Recommendation na lang? Lang po, comment po from the chair. Baka po pwedeng basahin niyo na po dahil yung inyong committee report ay medyo... Technical po ito, Mr. Chair. Kaya maganda yung mabasa. For the record, Mr. Chairman, the City Government of Lipa through the Bids and Awards Committee opened for public bidding the contract to haul and dispose garbage of the City of Lipa on January 17, 2017. The City Government awarded the contract to 7MG Hauling Services for having the experience, capability, equipment, and manpower to do the hauling of Lipa City's garbage. Under the contract, 7MG shall undertake the furnishing of labor, materials, and equipment and start the services for December 2017. After the completion of the daily collection and hauling of garbage and other waste materials in the covered areas, and upon acceptance, inspection, and certification by the City Government, the contractor shall receive a total service fee of 35,028,150 for the whole period for a minimum value of 87,900 cubic meters or 35,160 tons. On February 28, 2017, Mr. Libon Senro verbally instructed the operations manager of 7MG Hauling Services to cease their operation in the City of Lipa without any written notice. The former hauler RC Belia Waste Management Disposal Services or HAIN immediately took over the hauling and disposal of garbage of the city without any contract with the city government. On March 14, 2017, in my privileged speech, proposed an investigation of the said premature termination, and this committee to which the said privileged speech was referred conducted a hearing on March 23, 2017. The following persons were invited: Attorney Leo Latido, absent; Attorney Percival Vigara, absent; Ricardo Libon, present; Engineer Calaw, absent; Miss the CPDO, absent; Miss Judy Makasaet, not present but represented by Ms. Rosy Magpantay; Ms. Elvira Lingao, present; Mr. Dorotey Rosales, absent; Mr. Manuel Guarin of 7MG, present. The owner of RC Belia Waste Management and Disposal Services, Mr. Romelito C. Belia, was invited through Senro, but their invitation letter was not accepted by Ms. Rosabel Reyes, Administrative 8-4 under Senro. Such refusal to accept a formal invitation from the Sangguniang Panlungsod should likewise be investigated by the Committee on Good Government. Under 4.9 Guidelines on Terminations of Contract issued by the Government Procurement Policy Board, the contractor consultant must serve a written notice to the procuring entity of its intention to terminate the contract at least 30 calendar days before its intended termination. Since the contract of 7MG has not yet rescinded by the city government, it is still considered in effect. Furthermore, should it be terminated, another bidding should take place before another contractor is hired. Senro submitted a verification report on 7MG. This committee to which this matter referred strongly believes that the termination of contract with 7MG is not in accordance with the requirement of due process of law for the following reasons. No written notice was given to 7MG.
7MG was not given ample time to explain their side in writing. This committee believes that 7MG is still the legitimate holder of Lipa City. Recommendation. In view of the foregoing, this committee recommends the following. No funds for the city treasury shall be released to RC Belia Management and Disposal Services since there is still existing contract with 7MG Services Philippine Corporation. If ever the city shall rescind the contract of services entered into by 7MG Services in the city of Lipa, the new contract should be ratified by the Sangguniang Panlungsod before funds allocated for the hauling disposal of garbage be utilized. Passage of an ordinance blacklisting RC Belia Waste Management and Disposal Services as hauler of garbage in the city of Lipa. Mr. Chairman, I move that we adopt committee report of the Committee on Environment. Parliamentary query, Mr. Chairman. Seconded by the Honorable Silva. Discussion, the Honorable De Castro is recognized. Wala ambong po'y magtatanong, ano, sino ga itong hain? Ito go ho ang ating original contractor. Hindi po, Mr. Chair, si Hain po ay ang contractor natin noong 2016. Hindi po sila sumali sa bidding ng 2017, pero sila po ang ipinalit automatic kay 7MG. Yung ano yung MGA, yan ang ngayon. Yan ang nanalo. Opo. Pero kahit na nanalo, ang pinili pa rin itong Hain. Hindi po. Si 7MG po ay nag-assume ng hauling of services ng basura sa lungsod ng Lipa from January 17 up to March 15 yata po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang aking lang pagliliwanag, sinong ating i-recognize? Yung MG na sinasabi mo o itong Hain? Kasi there is something, ako'y naguguluhan kasi dyan sa kwan, calling for investigation on the cancellation of 2017 winning bidder on hauling services and instead renewing the contract of Hain hauling services even though they neglected the collection of garbage last December 2016. Ang tanong ko po, sino ang ating ibibigyan ng pribileo para siya ang manguligta at maging kakontrata ng ating pamahalaan? Dapat po ay si 7MG because siya po ang nanalong bidder at siya po ang ating winning contractor ng basura for 2017, Mr. Chairman. Sino po ang nag-neglect ng collection ng the last December? Sino ang ating inaakus ang nag-neglect ng garbage collection? Ang sabi po, according to Senro, ay hindi daw po kaya ni 7MG ang trabaho ng hauling ng basura sa lungsod ng Lipa, kaya nagawa po sila ng validation report. It's in a bit sa back na naging dahilan ng back para sabihin verbally sa operations manager ng 7MG na hindi na sila ang holder ng Lipa at si Haina. Eh kasi ko bakit ating even though they neglected, whom do you refer they neglected? Hain hauling services o yung MG sinasabi ninyo? Kasi I mean quandary na sa inyong statement sa committee report na lumalabas na ang ating ino-honor diyan eh Hain na ang ating pang we are claiming that despite their neglect in the collection of the garbage last December 2016 yung akin lamang yung pagliliwanag. Clarification lamang, Mr. Presiding Officer, pwede? Kasi ito ang nakalagay sa ito ang binanggit sa privilege speech ni Consel Abior pero hindi naman po ito ang recommendation. So nagkakameron po siguro ng kaunting conflict. Pero it is very clear po doon sa recommendation na merong contract with 7MG. 7MG. So we have to recognize the contract with the 7MG. Yun nga po ang akin naman pong i-clarify naman after kung meron na pong existing contract which was ratified, which has been already ready ratified by the Sangguniang kung ito po yung na-ratify na o hindi na Sangguniang Panlunsod. Hindi po, Mr. Chairman. Pero meron na po silang mga notice to proceed, meron na pong lahat po. Meron po. Kanila. Yung 7MG po. Yan nga po, sa 7MG. Ang ano po kasi dito, Mr. Chair, ay nakalagay po doon sa kontrata, kung ayaw na po ng syudad ng Lipa sa isang kontraktor, kailangan po i-rescind yung kontrata. Opo, opo. So, sa ngayon po, ang kontrata ay hindi rescinded.
at kinansel ang kontrata ng 7MG without even going to the process of rescission of the contract at si Hain ang nandyan. Ang akin pong pagtataka dito, paano natin babayaran si Hain? Yung kontrata natin ay kay... Pero ang clear lamang po dito sa nangyayari pong sitwasyon, ang 7MG ang nanalong bidder noong magkameron ng bidding. Tama po? Tama po. Tapos in-award na rin po ng back ang kontrata sa 7MG. Tama at ito po. Po yung nakapag-umpisa na. Tama po. Meron po silang ilang buwan na nakapag-start na para po makapag-collecta. Tapos yes, wala pong rescission na nangyari between the contract. Wala pong formal, it's only verbal. Opo. Salamat po sa am facts. I correct, Mr. Chairman, that 7MG yun ang ating i-honor at itong Hain ang ating i-disregard? Opo. When the termination of the contract or the disallowance na mangulekta ang 7MG at ibinigay na uli sa Hain Hauling Services despite the existence of a contract, if I'm right, yung bang 7MG was notified of the termination of their contract? Just a verbal saying, sabi nung isang araw. Mr. Chairman. Verbal po. Nice. Verbal. Nag-attend po ako ng committee hearing. At yung 7MG, siya yun hong nanalo sa bidding. Hindi, kasi lumalabas po dito na ang ating binibigyan pa rin ng pagkakataong maghakot ay hangain despite the existence of a contract. Hindi, ganito po, nangyari. Binaliwala ho ng city administrator ang kontrata at sinabihan ng verbally ng Sandro na ikaw ay hindi ka nahahakot, ikaw 7MG, hindi ka nahahakot. Hain na uli ang hakot. So may technicality na ho agad dun eh. Kaya nga po ang tanong ko, na-notify ba? Ay sabi nyo verbally na-notify. Despite po the existence of a contract entered into through a bidding process na ang si 7MG ang nanalo. Nanalo. Eh that will be incongruous nga naman kung ang saan kukuha ng isusweldo para sa saka anong authority, anong authority ngayon ng Hain o nung Arsibelia? Sa kumulikta ay samantalang ang contract ay binding between the city government and 7MG. Okay. Kaya I join the motion of our committee chairman. Actually po ay kung babasahin naman, babasahin niyo po yung recommendation ay lahat po ng ating agam-agam ay masosolve na. Maliwanag naman po dito kahit po yung number 3 na lang eh. Ordinance blacklisting Arsibelia Waste Management and Disposal Services as hauler of garbage in the city of Lipa. So dito pa lang, tapos na ho ang problema, babalik na ho ang city sa tamang kontrata at wala ho tayong magiging problema. Ang reason lang naman po talaga bakit po nagkaganito, ito pong Arsibelia na pinapapablocklist natin, ito po yung panahon ng December hanggang January 15 na nagkagulo na ho ang Lipa. Tambak na ho ang basura sa Lipa, sila ho ang contractor noon. Yung Hain, sila ang kontraktor nagkagulo. Pumasok ho nung 17, yung 7MG, saka ho nalinis ang Lipa. Nung pumasok ho, January 17 hanggang March, nalinis po yan. Ngayon pang malinis na, bumabalik na naman ho ang Hain. Kaya ho, tayo naman ho, Sangguniang Panlungsod, ay siguro man ni pag-aralan ho ninyo ng husay, ang so, recommendation po ng committee. Mister, ito ho para ho sa, para wag na ho maulit ang ginawa ho nung Arsibelia sa lungsod ng Lipa. So, Mr. Chairman, am I right to say na ang Hain Hauling Services is the one who neglected in the collection of the garbage? Kaya po yung premise na yan, even though they neglected, it refers to Hain. Okay, it does not refer to 7MG. Hain, because Hain and Arsibelia is the same. Magkama po yan. 7MG, ang nagsakripisyong mangulekta nung panahon na tayo in crisis sa pangulikta ng basura at iniwanan ng Hain. Now that the smooth going na ang pangulikta, pumasok ulit ang Hain. And it was being recognized by the city to perform the collection instead of the 7MG. Thank you, Mr. Chairman. Sige po. Mr. Chairman. Sige po. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, in the recommendation, Mr. Chairman, ng committee ba, ito sa number 2, if ever the city shall rescind the contract of service entered into by the 7MG, believing the city of Lipa,
the new contract should be ratified by the Sangguniang Panglungsod. Mr. Chairman, ito ho ay nakalagay na ho sa atin hong approved budget, Mr. Chairman. Siguro, Mr. Chairman, para ho mas madali, dahil baka ho magkaroon, magiging problema ito pag tumigil sa akin, tapos hindi papayagan ng 7MG, ang magsasuffer ho mismo ay ang atin ng mga kababayan, mamamahuali pa. Siguro, Mr. Chairman, bigyan natin ho ng pagkakataon ng mayor na ma-review yung kontrata. Dahil ayon na sa 7MG, Mr. Chairman, during the committee hearing, ay gusto nila maghakot. Kaya lang, Mr. Chairman, ayaw silang bigyan ng travel ticket. Ngayon nga ho nangyayari, Mr. Chairman, nandyan ang kanilang mga sasakyan, nandyan ang maghahakot, ay ang hain na naghahakot. Ang problema pa rin natin, Mr. Chairman, dyan, ay sino ho ang kukolekta pati ng sabagay, advantage sa city government. Magkagulo sila diyan, hakot sila ng hakot, wala naman babayaran ng gobyerno. Di ka, Mr. Chairman, dahil hindi pwede mangolekta ang 7MG, hindi naman sila naghakot. Hindi naman pwede mangolekta ang hain dahil hindi naman sila ang contract party. So, siguro, Mr. Chairman, para itama, kung papayag ko ang chairman, ay doon po sa number 2, Mr. Chairman, ay hindi ho, wala ho tayo sigurong discretion to ratify dahil ito yata ho ay tapos na yata ho at ito'y approved na sa budget natin. Siguro, Mr. Chairman, bigyan na lang natin ho ang mayor ng pagkakataon, resolution, requesting the mayor to review this said contract, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chairman, may I... The Honorable Katipan is recognized. Yun ang statement ni Crucial Merlo, hindi ho pwede rito yung pagbibigyan eh. Ang kailangan ho dito yung black and white. Yung proseso ng dokumento, ang proseso ng dokumento napakasimple. Sinabi ho na city government bidding, nag-invite ang bidders, nanalo ang HN, pinakamababa, 7M, pinakamababang nakipag-bid. Ngayon, naghakot. Alam ganun yung 7M na yan. Yan is December sila naglinis ng libre gratis. Yung December 25 to January 20, gratis yan, libre, na hinakot ng mga yan, na ang kumolekta ng pera ay yung Arcibella hain na yan. So, dito sa pagkakataong ito, lahat patakbohin nyo natin sa pamamagitan ng report ni Council of Your ng in a legal process. Wala na ho tayo yung pagbibigyan dahil ho, hindi rin naman tayo pagbigyan na kuni na pakinggan ho ang Sangguniang Panlungsod. Yun ho yung napakalinaw. Yan ang abogado na rin. Ako hindi abogado. Merong kontrata, been reached of contract, pinawalang saysay ang kontrata, sasabihin lang, huwag ka nang humakot din eh. At ikaw ay hindi na pwedeng humakot at ikay tinaterminate na namin. Hindi pwede ho yan. Dahil ho yan eh, yung dokumento ho yan eh, public documents na notaryado. Yan ho yung diretsyo doon sa kataas-taasan yan kung ako yung kan. Mr. Chairman, totoo ho, when it comes to legal basis, karapatan ng 7MJ na magdemanda. Pero Mr. Chairman, as a member of this council and a part of the city government of Lipa, we just protect the city of Lipa, Mr. Chairman. Dahil nakataya naman nyo dito, eh ang lungsod na Lipa. Kaya siguro, Mr. Chairman, ang nire-recommend ako ho, kung if the proponent accept my proposal, na yun yung recommendation, Mr. Chairman, ay ibigay sa mayor na mapag-aralan muli yun yung kontrata. Oho, para Mr. Chairman, na sa ganun, makita din ho kung alimbaga talaga ang tama at alin. Dahil ho, Mr. Chairman, paano ko ang dalawang ito, Mr. Chairman, ay hindi na humakot? Hawa-hawa Lipa. Paano, Mr. Chairman, kung humakot ng patuloy si Hain, ay sino ho ang kukolekta ng payment? Ay tayo ho under contract, Mr. Chairman, sa 7MJ. Mr. Presiding Officer. Para humatapos yun, Mr. Chairman. Mr. Presiding Officer. Mendoza is recognized. In reaction din lamang po dun sa sinabi ni Kunsel Merlo, kasi paano hong gagawin natin na pareho hong hindi hahakot? We have a binding contract with 7MG. Ang di pa ho'y nakipagkontrata sa 7MG at dapat hanggat hindi nare-resind ang kontrata, patuloy ang pagbabayad ng gobyerno. Dapat yung pinapayagan sila humakot, hindi ho pa pwede nila na pependingin yung isa dahil gustong i-award sa iba. Hanggat meron po na existing contract, the government should obey because they are binded with the contract. Yes. At kaya kailangan ng bayadan. Hindi ho mangyayari na hindi ho pa pwedeng hindi sila hahakot. Ito nga ho ang nangyayari, Mr. Chairman. Bago ho maghakot,
nakuha ng travel ticket. Ay, pagkukuha ho yung 7MJ, ayaw ho ba, ayaw bigyan silang kakontrata. Pagkakukuha ho yung hain, binibigyan ho ng travel ticket. Ngayon no, sino ko unurin ho ng gobyerno? Hindi ho, ang dapat ho, na ipinatatawag niya ho, kung sino ho ang nagbibigay ng trip ticket. Kasi sila ho ay nakabayan sa kontrata at tayo po ang maapektuhan. Ipinatawag na nga ho ni Consial Abior during the committee hearing. Ay sabi nga ho ay, I'm not in the position to answer. Then, the Sangguniang must resolve it also kung hindi ho pa pwede. At dapat ay gumawa tayo ng isang resolution na i-honor muna kasi ang magsasuffer will be the constituents, will be our constituents. Sige po, sige, the Honorable De Castro is recognized. This committee report of Kagawad Dabior is an eye-opener. We have to abide and abide with the contract. Ang kukontrata po lumalabas ngayon ng ating city government ay ang 7MG. Yan po ang kakontrata ngayon. Ngayon, kung ang hain ang hahakot ng basura, saan niya kukunin ang pondo? Ay itong pondong ito yung earmark doon sa bidding between the city government and 7MG. Kaya po ito ay opener. Delikado po itong problemang ito. 7MG can file institute an action against the city government for not abiding with the contract entered into by the city and with 7MG through a public bidding. Delikado po ito. Kaya po, I join the motion. Itong recommendation po. Okay po. Mr. Report. Thank you po. Before last comment po, last si Honorable Rocafort, then we'll proceed po sa votation. Mr. Chair, una po ay, ang back po ay sinabi nila na hindi na kailangang padaanin sa atin ang kontrata ng basura dati. Kasi sabi po nila ito ay item sa General Appropriations Act. Sabi natin, o siya, sige. Dahil yan ang sinabi ni BAC, pinagbigyan po natin sila. Pinagbigyan po natin dati si GSO na wag ibigay sa atin ang kopya ng mga sumaling bidder dahil doon sa executive privilege na sinasabi nila. Assuming na ito pong si GSO ay may power na i-examine ang mga papel na isinasubmit ng mga bidder. Tapos darating po tayo sa ganitong problema, Mr. Chairman, at all of a sudden sasabihin nila hindi kaya ni 7MG ang trabaho sa Lipa. Ay hindi naman ho tayo nakialam dito, sila lang ang back lang ho ang nakialam. Pangalawa, Mr. Chairman, nung inimbitahan po natin si Hain, ang sabi ng Senro, ay hindi naman namin pwedeng papuntahin si Hain dito. Hindi namin pwedeng iharap sa Sangguniang Panglungsod. Bakit po, Mr. Chairman? Ito po ay hindi ko alam sa anong dahilan kung bakit ayaw nilang iharap si Hain at makausap ng Sangguniang Panglungsod. Pangatlo, Mr. Chairman, yung number 2 po rito, ito ay leeway na kay Mayor. Binibigyan po natin si Mayor ng power to review the contract. Kung gusto po nilang i-rescind ang contract kay 7MG, abay kailangan yung sunod na kontrata ay padadaanin nila rito para atin pong ma-ratify at mapag-aralan ang hindi na umantong ulit sa ganitong problema, Mr. Chairman. Pero in the meantime, ang kontrata ay hindi rescinded, ang atin pong legitimate holder sa Lipa na may kontrata tayo ay si 7MG, Mr. Chairman. Si RC Belia po ay hindi sumali sa bidding. Sabi nila, maliit ang pondo ng Lipa sa basura. Bakit ngayon hindi siya kasama sa bidding biglang papasok? Sabi po ni Senro, hindi na kailangang i-bidding si Hain. Siya ay negotiated contract na, Mr. Chairman. Aba, 35 million po ang pinag-uusapan natin dito. At anong sasabihin nilang negotiated contract ito? Kailangan another bidding po ang kanilang gagawin. So Mr. Chairman, I move that this matter be adopted, Mr. Chairman. Before we proceed to the adoption. Any second? Second day discussion, objection, the chair is none, the committee report is hereby adopted.
Nandito po yung ating guest regarding po sa privilege. Nasa ibang konsihal pala. Patawag na ibang konsihal ha. Ang atin po nga city accountant, si Ms. Judy Makasaet, atin po city budget officer, si Tita LB Lingaw, regarding po sa privilege speech ni Consial Abio Rocafort sa pa-plush ulit ha. Yung sa allowance po ng mga sasali sa ano, iskataka, ano? Ako-a-a. Ayan. So, rule suspended to accommodate our city accountant and city budget officer. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, kanina po ay binuksan ko sa privilege speech ito pong budget ng allowance ng mga players natin ng Alcoa na ang sabi po ni Mr. Junjun ang nasa administration office ng Office of the President ng atin pong KLL ay baka magka-problema sila at hindi ma-release ito pong allowance allotted for the players of Alcoa dahil sabi po ng accounting ay ano ang legal basis. Bakit bibigyan ng allowance ang mga players considering na sila naman ay may budget na para sa pagkain, t-shirt, o kaya po yung kanilang uniform, Mr. Chairman. So, may we now know from the City Accounting Office the inquiry kung tama po yung sinabi na ito po ay malabong maibigay sa ating mga players ng Alcoa. City Accountant, kaya naman po namin kayo na-invite kasi po ay April 2 na yung event ay hindi pa po ma-resolve or baka po merong may tutulong ang Sangguniang Panglungsod kung sa realignment ng funds or kung sa anumang bagay. And gusto rin po namin malaman para may paliwanag po sa mga bata kung bakit po hindi po allowed ng COA man or ng City Accountant or ng audit yung pong proposed budget po na 197,900. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Ang pagkakasabi ko po ay humihingi po kami ng pinagbasihan po nila ng pag-grant ng allowance kasi under the audit po ngayon, hinihingan po tayo lahat ng legal basis for national regulation as to the grant of honoraria. Like yung mabanggit ko po, yung mga binibigay po natin sa mga volunteers natin sa mga Bantay Ilog. Kahit 300 lang po, tinatanong po kung ano po yung ating naging basihan. So sabi ko po, kung po pwede po silang mag-provide, hindi ko naman po sinabing hindi pwede, ng pinagbasihan for the grant of honoraria as to the national regulation po. Yung po kasi hinihingi rin sa amin ng COA kasi yung po yung trust ng audit. Mr. Chair, ito po bang appropriation ordinance ay hindi po sapat na legal na basihan para i-release yung allowance sa mga bata considering na ito po ay General Appropriations Act of Lipa City. Ito po ay ordinansa ng siyudad ng Lipa. Dito po natin inilagay kung ano at saan gagastusin ang pondo ng Lipa. At saka po, Mr. Chair, Yung pong question, hindi pa po sapat yung ating yun ordinance? Yun din po yung aming binrot up na nasa ordinance appropriation naman po siya. Hinihingan pa rin po kami ng legal basis. The same with, kung matatandaan po natin yung kolehiyo ng lungsod ng Lipa, may BOT po yun and may charter yun and with the hospital ng Lipa, meron din po yung charter na approve po ng ng Sanggunian. And also with the grant of their honorarium. But still, the COA is asking for a national regulation as to the basis of the grant of the honoraria. So, kaya po kami ay nahingi ng national regulation. Dahil na-brought up na rin naman po namin na mayroon pong approved ordinance for the appropriation of such allowance. Yung follow-up question po ni Jose Labior. Ma'am, halimbawa po, ito po ay pinag-aralan natin sa budget ng budget hearing ng 2017. Nailagay po nila doon yung 80,000 proposed budget. Ito po ay bago dumating sa Sanggunian at bago natin i-budget hearing, dumaan to sa Finance Committee. Diniliberate pa rin sa Finance Committee itong 80,000.
dapat dun pa lang po sa Finance Committee, hindi nyo na pinayagang isama sa 2017 proposed budget, yung 80,000. Tapos dito po sa committee hearing ng budget, dapat nag-object kayo doon sa 80,000 at nung sinabi nating dadagdagan natin ng allowance, ay in-object pa rin ninyo at tinanong ninyo ang Sangguniang o ang KLL kung ano ang pwedeng maging legal basis para tanggalin natin o slash natin sa approved budget yung allowance ng mga bata, Mr. Chair. Mr. Chairman, kasi po, yung pong findings ay ngayon lang ang pong lumabas, ngayon lang pong early March. Kaya po, hinihingan po namin lahat nung dumadaan sa aming allowances. Even yung pong nasa national, may grant din po tayo dun sa mga national agency. Meron din po yung AOM regarding dun sa grant of allowances. Kaya hinihingan na po namin lahat noong dumadaan sa amin ngayon. Mr. Chair, marami po tayo dito sa Lipa na mga allowances na ibinibigay, Mr. Chairman. Halimbawa, Mr. Chair, ito po bang sinasabi nilang paano po magsusubside na kailangan humingi tayo ng national reason? Hindi naman po alam ng national government ang lahat ng nangyayari sa LGU. At kaya po tayo merong local government code ay ang LGU po ay binibigyan ng local autonomy sa kanyang lugar, Mr. Chair. Sa pagpalagay po, given for purposes of discussion, sabi nila hindi pwede dahil may lumabas na audit o na findings na hindi pa naman po natin nakikita, Mr. Chair, at hihingi po tayo ng kopya rito. Will an ordinance passed by the Sangguniang Panlungsod granting allowance to the players of Alcoa be sufficient to be a basis para po ma-implement natin yung pagbibigay ng allowance dito sa ating mga players ng Alcoa? Meron po tayo, Mr. Chair, na mga allowance na ibinibigay doon sa mga meron po tayong ordinansa kasalukuyan na nagbibigay tayo ng cash incentives doon sa mga players na nananalo, lumalahok sa mga national na palaro, regional. Ito po'y parang ganun din, Mr. Chairman, itong Alcoa. Mr. Chairman, may be recognized? Sasagutin lang po ni ating city accountant yung last question. Siguro po, maganda rin po siguro na magkaroon kami kahit maipakita namin na may ordinance. Kasi sa totoo po, gusto naman po talaga namin ibigay, lalo tigit si Mayor po. Kaya lang nga po, meron po tayo mga audit findings na ganun. Siguro po kami matutulungan ng Sangguniang as to regard with yung sinasuggest nyo po na passing of ordinance para po maano. And yung pong mga binibigyan natin sa palarong pambansa na national, yung po ay nakasaad sa self-utilization na allowable po na mabigyan po yung mga players doon. Kaya ng honoraria at saka allowance for joining. Mr. Chairman? The Honorable De Castro is recognized. Tanong ko lang, yung budget na yan, ng ating 2017 budget, ay masusing pinag-aralan, hindi lamang ng Sangguniang, kundi ng Finance Committee. Yes. And that's why it was in that 80,000 ay incorporated sa budget. Does it mean na ang budget natin ay pwedeng may budget approved by the Sangguniang? Sanction by the Sangguniang? Ay pwedeng ipagkait ang nilalaman na nasabing budget? Ang ano po kasi dyan, yung liability ng lahat ng mga dadaanan at saka yung willingness to refund. Kasi yung pong sa ano natin is para may maisuporta po kami kahit po dun sa... Kasi tamo, bakit kayo paghahanapan ng justification ng COA? Sila ang magbigay, sila lang mag-justified because they are in a better position na sabihin na legal itong ginawa ng Sangguniang. Please take note, lagi kong iniulit, the most powerful animal ay ang Sangguniang. It is not contrary to law. Sila na nag-audit lamang. Yan bagay tama
yung perang inilaan sa budget ay ginastos ba sa pinaglaanan? Walang inhibisyon. Kaya kayo na makipag-coordinate, kayo na ang humingi ng tulong sa COA sapagkat sila ang nakakaalam. Sila ang karpintero. Ha? Sila alam nila kung ano ang re-referen. Kaya kayo na makiusap doon. Ano po ba kayang magandang paraan para mailabas itong perang ito? Ano po ang justification? Kasi sabi ng Sangguniang, approve yan ng Sangguniang. Kayo i-audit lang ninyo kung angkop sa pinaglaanan ang perang ginagastos. Yun ang kanilang trabaho, i-audit lamang. Pero ang i-disallow, wala silang karapatang i-disallow sapagkat ito'y pinagkaisahan ng Sangguniang. Kaya ipabot mo sa kuha na ako'y nagagalit na. Ha? Dahil pag hindi sila tanong sila ng marami silang dinidisallow. Ang kanila namang bagay lamang iyong inaprofiti, ginastos doon sa pinaglaanan. Kung yun lumabas at ginastos sa iba, that is technical malversation. Pero ito, perang iginilaan para sa kabataan, ay sa kabataan ang pupuntay. Kaya yun ni Ken ang humingi ng tulong sa kanila ng ayuda kung paano palulusutin ito sapagkat we have committed sa mga kabataan na kami tutulong. Ay paano na asahan ng Sangguniang ko pala yung mga busisiri yan? Yung palang yung ginagawa rin, wala rin. Pagdating sa kuwa, nililiigan kayo. Kaya kayo na makiusap. Ano magandang paliwanag para makalusot itong 80,000 sa Alcoa hosting ng ating palarong mga kabataan? Noted. The Honorable yes, Mendoza is recognized. Mr. President, magandang umaga sa ating pong city accountant. Ma'am, itatanong ko lamang, dati na bibigyan natin yes, sa Alcoa doon sa mga ibang nadidisallow ngayon. Opo. Anong basis nyo dati? Yung appropriation ordinance and prior to that, wala naman pong nagiging findings tayo regarding the grant of allowances. Ngayon nga lang po, nagkaroon ng among the thrust of the audit is yung pong pag-grant ng allowances. Kasi nagkaroon po ng circular ang COA. Pero hindi naman po ganong encompassing yung inilabas nilang circular as to the basis ng ano. Ang inano lang po nila covering the national government. But still, yung mga volunteers po natin na tumutulong sa atin ay tinatanong rin po nila kung ano. So it's just natin a circular yeah, na pinasa po ng ating opo, pong COA. Opo. So alin po ba ang mas magandang basis? Meron tayong local government code na pwede magbigay ng allowance, national law na pwede magbigay ng allowance, o ito pong circular na inilalabas ng COA? Yun din po ang aming dinidiscuss sa kanila. Kasi yung circular naman was based on the national law na yung kung ano po yung basis for granting such allowances. Yes. Kaya lang po, sinasabi nga po namin may appropriation ordinance, which is a law itself. Mm-hmm. They are not amenable to that. So siguro nga po yung sinasabi niyo po kanina that you would pass an ordinance or a resolution for the grant of allowances. Pwede nating i-present din po yun para maging basis namin, additional basis kasi we have the appropriation law. And yung specific or resolution or ordinance for the grant of allowances doon sa players para ma-attach po namin. So March this year lamang lumabas yun? Yes, sir. Kaya bagong-bago pa yes, lamang? Yes, sir. Oo. Pero lahat ba nang nabigyan ng disallowance sa atin, hindi na ina-approve ng accounting office natin? Kami po ay sa ngayon po itigil yung pagbibigay kasi nga po we have properly informed naman po yung mga offices concerned regarding dun sa disallowance. At kina-furnish po namin sila para kung meron po silang mai-submit na supporting documents para po mai-present natin sa COA. Kasi po yung 2016, pinare-refund na po nila eh. Kasi yung natanggap nila. So kung magiging positive naman po ang favorable naman po sa city, yung magiging pag nakapagsubmit tayo ng documents, ibibigay naman po yun ng city. Oh, kasi meron tayong mga iba rin mga na-disallow. Meron din tayo sa SEF, meron din tayo dyan sa Sports Academy, meron din tayo sa, ayaw ko sa Palengke, ata wala kung meron. Po. Wala tayo po yung 21 million. Hindi na rin dapat tayo nagre-release siguro pagka mga ganyon. Ongoing diba? Naman po yung mga, yung may mga appeal po, ongoing po. Ah, so yung tinigil mga appeal, na naman hindi ba tayo pwede mag-appeal na rin dito para ongoing na rin lamang?
Baka naman pwede. Kasi yun na rin ang next question ko eh. Anong remedy natin? Kasi kailangan tulungan siguro natin. Sana naman, Ma'am Judy, ang gawin natin, instead mapatigil natin yung mga pagbibigay ng mga allowance, let us help them to find laws, ordinances, or any national na pwede nating circular, memorandum, na pwede naman nating basis para naman malusutan at maibigay naman natin doon. Kasi maraming lumalapit na sa amin, sigurado sa ating alkalde, napakadami na rin ang lumalapit, tulungan na lamang tayo. Nandiyan naman ating budget officer, nandiyan ang accounting. Hanapan natin ng legal basis para naman maibigay natin. Wag, ang request ko lamang sana, wag nating pendingin na dahil napipending nga, dahil merong disallowance. Sabihin natin, sandali lamang, tutulungan namin kayong humanap ng legal basis, ibigay nyo sa kanya so they can write a letter regarding dun sa mga legal basis, kasi hindi natin mailalabas talaga ang pondo kung hindi natin pagtutulungan yon. Yes, sir. Sa totoo, kaya din po sinasabi namin sa kanila, para tulong-tulong po, kasi kami po ongoing po, tuloy-tuloy po yung research namin kung ano po yung pwede nating isuporta dun sa pag-grant ng allowance. Yun naman pong pag-grant ng pagbibigay kung wala pa po tayo. Kasi po magiging liable po ako unang-una sa pag-grant. Kahit hindi po ako yung tumanggap, ay magiging kasama po ako dun sa disallowance. Eh, hindi ko naman po kayang ibalik lahat yan pag pinabalik sa ating lahat. Ako naman po yung nagtatrabaho para rin po ako yung makuhang retirement. So, para po tulong-tulong tayo, kaya po humihingi rin po kami ng legal basis sa kanila. Nagre-research din po kami sa aming parte. Hindi naman po kami natigil ng pag-re-research ng mga possible legal basis. So, tama, naiintindihan nyo namin ang inyong sitwasyon kasi alam nga namin na kayo ay kasama lagi at kayo ang pumipirma diyan. Pero, ayun nga po, kung alam naman po natin na magkakameron naman ng legal basis, ay di atin hong hanapan at tulungan po natin. And kanina ho na, sabi nga ninyo kanina na may mga bagitin na hong disallowance din na pwede naman palang i-appeal, edi i-appeal na rin natin yung ating mga allowances na kailangang maibigay. Yung baka pong pwede mga yun. Ina-appeal po ay itinigil na din po. On appeal po bakit na... Bakit po may mga pumapasok pa rin tayo dito na kahit na may disallowance din dun sa iba? Wala na pong pumapasok dito sa Sangguniang. Baka ho magkameron tayo ng problema pagka ganyan. Hindi ko Sports Academy. Sports Academy, wala bang disallowance yan? Ang kanila diba po... may disallowance yan? Sorry, this is a different, humingi ako ng pasensya, pero nabuksan na rin lamang. Yes, baka pwede pong sagutin kung if you are... Hindi ko po kasi nakita yung no sa disallowance ng Sports Academy. Sige po. Hindi ko po kayang sagutin yung tungkol doon. Okay po. Salamat po, accountant. Balik po tayo ha sa... So yun nga, continuation lang ho rin na kay Kusel Bibong. Bakit hindi nyo pwedeng sagutin yung disallowance sa Sports Academy? Dahil on the record, 21 million, 2013 or 2012, the disallowance of Sports Academy is the same disallowance incoming kung aaprobahan natin yan. Di ka ganun ho yan. Disallowance ang COA. Wala po kaming kopya noon. Wala po akong kopya noon. Ng disallowance ng COA? Kasi hindi po ako kasama dun sa... No, kayo ho yun eh. Kayo city accountant. The second, si Kunsyala Gwen Wong asking for the postponement of the bidding. You are a member of PIBAC? No, sir. Okay, the budget officer is a member of the PIBAC. For the reason na mapag-aralan mabuti yung Sports Academy. Ito yung may relasyon po ito dito sa Kwan eh. So, ito hong si Sports Academy, nagkaroon ho ng bidding, hindi in honor ng city administrator yung aming resolution requesting to stop for 1 week. Then, nagkaroon ng second bidding. The same purpose pa rin. May disallowance nung first construction. Ano mangyayari ho dito sa sinasabing Alcoa? Kung ituloy ho natin, anong possible na kuha ng COA? Sige, let's say, findings sa COA. Ganito magiging findings sa COA. Ibalik. Hindi kayo in the future na yon. So anong kuha mo doon? Anong, paano ko hahabulin doon ng Commission on Audit? Ay yan i-budgeted. Sir, yun nga po yung kanina pong sinuggest ninyo na magpapas po kayo ng
ordinance, specific ordinance or resolution for the grant of honoraria na igagrant for the players, na i-attach din po namin dun sa payroll for the processing para at least man lang po ay kung wala po silang national law na i-provide, i-attach po namin yung local ordinance or resolution. So, kailangan namin magpasa ngayon ng isang ordinansa. Yung po yung... Assurance na kung may pasa namin, na-aprobahan mo naman. Opo, patatakbuhin mo. Namin yun. Patatakbuhin nyo yung dokumento ng estudyante. Opo. Sige, gagawa kami ng ordinansa. So, ganun na lang asasap. Po. Kasi ang dapat po kasi medyo maging creative din tayo na kaunti. Dahil sinasabi ko nga po kanina, sa atin masyado tayong mahigpit, masyado tayong maingat, eh samantalang ginagawa po ng iba't ibang mga bayan ay approve po ng approve. So, wala pong disallowance. So, maging ano tayo ng konti sa ating job function, ating expand ng konti, tingnan natin, ang isipin natin, kaya po kayo ay nahihirapan, tingin ko, hindi lang naman ng city accountant budget or lahat ng members sa Sangguniang, minsan kaya, natin, kaya hindi natin magawa ang ating trabaho dahil takot tayo na tayo ay magkaroon ng kaso or problema. Pero yan itan kaya lalo tayo na ano yung galaw natin. So dapat tayo mag-isip pa na mag-isip ng pamaraan paano makakatulong dahil tama naman si Attorney Owing eh. Basta ang pera ay binigay mo sa taong pagbibigyan at tama naman hindi sa iba, wag ho tayo matatakot. So thank you ho City. Mr. German, last comment po. Mr. German, ayon sa suggestion ho, magawa tayo ng ordinansa, magawa ng resolution. Ito na nga ang ordinansa. Yung resolution, just only a sentiment. Eh, pwedeng baliwala siguro, ma'am, pinakamaganda, take the risk. Nandiyan kayo eh. Yan kayo. So, sa paniniwala ninyo, kayo'y kakasuhan, huwag niyong aprubahan. Pero kung sa paniniwala ninyo, na tama ang ginagawa, at tama ang gagawin ninyo, ano'y kitatakot niyo? Nandito ang Sangguniang. Pero ang sinasabi niyo legal basis, ma'am, meron na ito na yung maliwanag na the data month, 197,900 is appropriated for the hosting of Alcoa. So, ano pang legal basis ang pwedeng hanapin ng COA? Eh, ito na. Inaprobahan na ng Sangguniang. So, if ever na kayo ay maging liable, eh, anong dahilan kayo magiging liable eh? Kayo ay yung sinasabi mo na pruweba na kaya nyo inaprubahan, eh meron. Ngayon kung kami gagawa ng resolution, isang kalukuhan lang para sa amin sa Sangguniang, nagawa na isang resolution dahil kami naniniwala na ang isang ordinansa na nakalasaad sa na ginawa ni Council Labior ay sapat na yan para yung April 2, 2017 affair ay ma-realize. Mr. Chairman. Comment po from the chair. Tama po si Consel Merlo Silva, pero hindi po natin pwedeng alisin din na mas maganda ho kung meron ho tayong additional na may papasa sa Sangguniang Panglungsod para mas tumibay ang ating pong ang ating gagawing voucher para po sa COA. So wala naman din man ho mawawala kung tayo magdagdag ho ng additional na supporting documents para ho mas mapatibay ho ang ating pagdepensa sa COA. Mr. Chairman, baka ho mangyari dito, every time na may gaya tayo gagawa na ng gagawa ng resolution, gawa tayo ng gawa, wantusawa yan. Mas, sa tingin ko, mas Mr. madali Chairman, ho kasing magawa ng resolution. I do believe to the wisdom of the... Ayun nga po ang kanyang suggestion. Ayun nga ho, kung siya nga ho'y natatakot at sa palagay niya'y mali, huwag niya aprobahan. At kawawa ko naman ang mga bata. Mali eh. Alam konsentihin natin ang mali. Pero if ever, nasa thinking niya, sapat na ang ordinansa natin, tama, siguro, we will support her. The Honorable De Castro is recognized. Huwag ko tayo magbigay ng paliwanag. Dahil budget po yan, approved budget, 197, intended po the Alcoa hosting, ay ang 80,000 part lamang. Ang ating pong gawin, sila ang gawa natin, sila ang ating hingin ng paliwanag. Bakit nyo dinidisallow? Ay approved budget yan. At yung perang 80 mil ay nasa budget, earmark yan sa Alcoa. Ano ang basihan ninyo para nyo yung disallow? I think that is the proper. Hindi tayo para magpaliwanag. Let us require them. Kasi every time po dinidisallow, dapat po sa kanilang disallowance, ay may note sila ng reason kaya dinidisallow. Kaya po ang aking suggestion ay magawa tayo ng resolution requiring them
to give their justification why they are disallowing this 80,000 provided in the 2017 budget intended for Delco hosting. Kasi napakabigat po nangyayari, eh nagawa tayo ng batas, hindi naman sinusunod. Kasi ang bata, ang yan pong pwede na lang i-disallow kung gagamitin sa iba. At saka po, contrary to law, public order, public morals, public policy, and tradition. That is the only ground, that are the only grounds wherein they can disallow. Other than that, hindi na sila pwede mag-disallow. So I move that we require... Before you move for a motion po, okay na po ang ating po sa City Accountant. Thank you sa inyong pag-attend kay Tita LB. Gusto ko lang pong sabihin, ang nakalagay po kasi sa AOMA, stop the granting of honoraria. Hindi po kasi paliwanag lang. Kaya po, tinitigil din po namin ang pagbibigay. Sige po. Huwag na yung gawing honoraria. Ay di, mag-isip tayo ng accounting term that will suit the disbursement of the 80,000. Nasa atin na yun. Ano nung dahilan? Alam ninyo. So the best way nga yung magbigay tayo ng isang ordinance appropriating the amount of so and so, the source of fund is the proposed budget for Alcoa, 197,900 for the allowance of the students of KLL. Oh, di, pinirepeat mo lang, hinahingi lang siya ng kayo ni. Okay na. Sige na, sabi niyo, i-trust the wisdom po ng City Accountant. Oh. Yun po inyong sinasabi. Sinabi po niya, para makatulong ang Sangguniang ay magpasa ho ng resolution na ganito. Oh. Ayaw niyo naman ngayon. Ay, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ay, ano ba ang gusto natin? Mabigyan ng bata o hindi? O makipagmatigasan? Pag makipagmatigasan, ay di tayo huwag magpasa at pabayaan natin. Okay lang ho yun. Kung gusto niyo makatulong, ay gumawa tayo ng resolution kung yun ang kinakailangan. Sige. Ganun lang ho kasimple. Pero pag nagawa po natin yan, i-release na po. Oh. Ay, sabi pa na siya. Oh, sige. Re-release. Oh, basta i-release na. Re-release. Basta i-release. Pag hindi, di siya re-release. So, Chairman. Kahit ano. Ang atin po yung misyong may bigay. At pwede rin naman ako nang i-add. Yung sinasabi naman ho ninyo, pwede ay mag-add din ng resolution pa. Hindi naman isa lamang eh. Pwedeng isa, dalawa, tatlo. Isang resolution, address ako ba? Isang resolution, address kung gusto kong sa national agencies na pumipigil. Hihingin po natin ang the best terminology. Yeah. Na pwedeng to convince the COA through our resolution na ipaibigay. At pwede ho makipag-coordinate ang ating city secretary, Maika. Pag gumawa tayo ng resolution, kung anong ilalagay natin, makipag-coordinate ka rin sa COA kung anong magandang ilagay. Para at least Presiding Officer, in addition, baka naman po pwedeng yung, City Accountant, baka naman po pwedeng yung sa tingin ninyo na magkakameron pa ng problema like yung mga allowances pa rin na dadaan sa atin, para naman hindi, go and inform nyo kagad kami at na magawa kagad natin din na resolution o ordinansa na magsusupport doon sa re-request para hindi naman mapending sa paggamit ng ating mga constituents. Sige po. Okay. I will sponsor a resolution sa tamang oras po. Now, before the resolution, we'll proceed po muna doon sa atin pong, yan po yung sa other matters na. Session resume. Excuse na po ang ating City Accountant sa City Budget Officer. Committee Report number 2, the Committee on Ethics and Accountability. The Honorable De Castro is recognized. This pertains to the explanation, to the letter, to the resolution addressed to the City Administrator, directing him to give explanation why there was a refusal or failure of the department heads to attend committee hearings of the Sangguniang Panlungsod. Mr. Chairman and Honorable Members of Sangguniang, I conducted a committee hearing in this regard and my findings, if you will allow me, may medyo lente ng konti, ibabasahin ko. And I quote, it could be noted that the Sangguniang Panlungsod approved resolution number 52 entitled Resolution Demanding Explanation from the City Administrator regarding the refusal or failure of the department head to attend committee hearing of the Sangguniang Panlungsod.
Relative to this resolution, the city administrator submitted this response to the Sangguniang Panlungsod dated March 6, 2017. He cited in his response that he is aware of the exercise of the Sangguniang Panlungsod to conduct committee hearings in aid of legislation, but the role of confidentiality based on executive privilege, which is cover all confidential and classified information between the local chief executive and the department, that is fundamental to the operation of the government and rooted in the separation of power under the Constitution. He also cited that there is a memorandum issued by the city mayor, that all department heads, official and employees shall secure a prior consent from the city mayor prior to their appearing in inquiries of in aid of legislation conducted by the Sangguniang Panlungsod or any of its respective committee. Consequently, this was premised to ensure observance of the separation of power, adherence to the rule on executive privilege, and respect to the rights of public official appearing in inquiries in of legislation. He also cited that at certain times the failure of some department heads to appear before the committee hearing was due to the conflict of schedule where they have the scheduled meeting to attend to. It was not deliberate on their part, but only for valid reasons which are beyond their control. Members of the Sangguniang, the office of the city mayor and the city administrator is invoking executive privilege in the refusal to attend before this committee. The recommendation of this representation to the department head is to send their duly authorized representative if they have conflict of the schedule with the scheduled committee hearing of the Sangguniang Panlungsod. This committee report is being submitted for the information of this body and up to this body to act what to do next in this regard. Noted po ang committee report. Or is, okay. We'll proceed to the next committee report. Pero number 3. Ito po sa bagay na ito, kailangan tayo mag-isip. Paano tayo katulad ko po, kayo nag-i-invite sa aking committee, wala na atin. I was being blamed na I'm sitting down with my job. Aside from that, pinaakin daw pinatatagal. Ako hinahingi ng aking ayuda sa aking makasamahan. How can we compel the department head to attend committee hearing in the disposition of this matter referred to the committee? Kasi talagang mahirap po ito. Inutil ang Sangguniang. Wala tayong magagawang aksyon. Actually po, ang recommendation po ni Attorney Pag-aralan Moreno. Pag-aralan natin maigay kung paano natin to compel them to attend. Ito po yung comment po from the chair. Ito po yung galing po sa seminar po namin sa DILG. Si Attorney Moreno po ang speaker. Wala po talaga tayong magagawa to compel sila dahil wala po tayong police power o subpoena power. Pero pwede lang pong gawin ng Sangguniang Panglunsod ay i-deny lahat po na request ng executive pag hindi po ayaw umattend ng mga department head concerned. Kasi there are matters, hindi lang po naman dun sa mga inihiling eh. There are matters that crop up in the privilege speech na inire-refer sa committee which required the attendance of this department head for enlightenment on our part and to give input sa ating committee report. Ay nangyayari po eh, walang na-attend. Eh anong gagawin natin? Kasi we find ways. We should have to discuss this in an executive session kung anong paraan. Kasi there are, may mga paraan po para to compel them to attend. Or makipag-usap na lang po kayo sa mayor at ipaliwanag niyo po yung sitwasyon. Siguro yun po isa po sa maganda. Communication lang po yan. Hindi tayo gumawa ng ating hakba. Bahala kayo. Okay. We'll proceed po sa next committee report, number 3. In the interest of the public. number 3. Ang aking pong pangalawang committee report ay ano gaito? Ano gaito? Ano yung isa? Number 3. Tanko Drive. Ito po isang letter ng city administrator. Para ma-brief kayo, ito palang appointed na, they're occupying already and performing the duties. Yun po muna tayong number 3 po muna, committee report 2017-003. Mr. Chairman, with the permission of the chairman of committee na ethics. Ikaw na mag-sponsor.
Number three, I will sponsor Kaweng. Number three. Committee report. Aring number... Number three, ako na akong babasa. Ah, sige. Okay. Thank Letter you. Letter of the City Administrator, Authority of the Mayor, addressed the Honorable Sangguniang, requesting for a passer resolution granting authority to the City Mayor enter into a signed lease contract for a certain portion of lot owned by Lipa City Government along Tangko Drive to be utilized as medical clinic by Ms. Mercado Manguiat, accredited physician of LTO District Office. For approval of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Bilang karagdagan po, itong pong klinikang ito ay makakatulong sa ating mga kababayan kasi minimal po ang fee ay marami nagpapa-apply ng lisensya. Kaya po ito, ay ako may kulatilya rito na sila magpapatayo ng building, walang hindi pwedeng isublease at the time na nag-expire ang contract and they don't no longer need the premises, it will be turned over to the city government including the building constructed free without any expense from the city government. At saka po mayroon pong ibabayad na 3,500 per square meter, per month. May condition na it will be increased 20% every after 5 years. Kaya po itinabanggit ko ay marami po diyan, huwag naman masasaktan ang mga dati nating kasamahan ang kumikita sa lugar ng gobyerno. Kaya dahil talaga ho, ay ayoko na lamang bakit kasamahan natin, ay dapat naman natin ipapagbayarin sila kahit papano. Malaki po kinikita. Ay din po sa akin babae nagnunotaryo, ay notaryo lang ang apidabit, ay 150 lang ang bayad. Ay kahit pa paano nakita, pero hindi ko na pinagbabayad. Eh yung ating nagamit ng ating lupa. Ay katulad po na yan, ay nagamit sila ng lupa, tinayon ng building. Pag natapos na yung kanilang halimbawa, ay nawala na sila. Sa daigdig na ito, ay sino yung babalik sa city government ng libre, pati kailangan ng building. Yun lamang po, kaya minumukahi ko na tayo baguhin natin ang mga donasyong sinasabi o yung paggamit nila. The Honorable Rocafort is recognized. Any objection? Hearing none, the committee report is adopted. Next committee report. Number 4. Number 4, yadin pong consultants. Sa consultant po, ari po hinihingi ng ating alkalde. Gusto ko ipaabot sa ating kalaman ng ating mga kasamahan na itong mga na, yung authority ni Mayor ay extend lamang ang contract of consultancy services. Nakaupo na. Sa aking paningin at aking pong inalam, ito pa lang mga ito ay nagtatrabaho na kaya renewal na lang. At ito po ay katulong sa atin, katulad po ng mga nangangailangan ng ayuda na financial sa mga nakakasakit, nangangailangan ng financial assistance. Ito po iba rito, ito po ay may tao na naglalakad sa PCS. So gusto ko po ibut sa'yo, nakakatulong po. Kaya po sayang po kung ating hindi natin ipagpapatuloy ang kanilang serbisyo. Pangalawa yung pong isa pa na kung na nai-hire natin ay sa local government. Ito po naman hindi ko na parabanggitin pampangalan kung sino nakaupo riyan. Si Mayor, former Mayor Ruben Umali. Ay nakakatulong po kasi kasama po ako, nag-a-advise po yan kay Mayor ng mga tungkol sa traffic, sa mga yung, yan yung mga pigi-pigi ring yan. Nang gagaling din nung kay Mayor Umali yan. Wala opo, yata si Kay. Mr. Chairman. Okay na po yan. I move that this committee report. Any second? Any second? Seconded by the Honorable Wong. Discussion, the Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, gusto lang itanong una-una. Have you conducted a committee hearing at umatendo ba ang mga department heads concerned? Hindi ko na hinintindi yung... So, Mr. Chairman, I think there's no kasi, need to pass this ordinance. Sabi nga, nakauwing kanina. Hindi, kasi ang... Konsehal, itutulong natin at anong gagawin natin sa mga departments na yan. Ito, ipakita natin kung ano ho ang dapat gawin sa isang committee report or sa isang request nila na hindi sila na-attend na committee hearing na kinokondak ng isang konsehal. Mr. Chairman, huwag nating aprobahan yan. Ipakita natin. Ito na ang sagot sa katanungan at sa sumentumento. Nagagawin naman. Hindi na. The Honorable De Castro is recognized. Yung difference naman sa sinasabi nila. Ay, yun naman ho eh. Kaya ako hindi na inimbitahan yung mga departmented. Wala naman ho kung mapapala.
Kaya itong aking imbitahan na lang, itong aking mga yung i-hire. At nakita ko ang logic kung dapat nating i-hire ulit. So, Mr. Ito Chairman, naman extension lang ho. Kaya ako yung nakikiusap. Okay. Na maliit na bagay, nagiging problema ko pa. I'll be in blame na I'm sitting down with those matter referred to me for action. Kaya Mr. po, nakikiusap sa inyo. Mr. Chairman, i-honorable City Vice Chairman. Paano natin tayo mag-hire ng mga consultant na hindi ho naman alam natin mula sa mga tamang tao kung ano ho ang dapat gawin at ano ho ang mga kwalifikasyon ng mga dapat ho nating i-hire, Mr. Chairman. Wala ho tayong basis, Mr. Chairman, para tayo mag-hire ng mga consultant. Mr. Chairman, hindi ho nag-conduct ng committee hearing eh. Wala naman ho yung mga resource person na dapat silang nakakaalam ng mga dapat hong itanong, Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. Gusto ko sana pasinin si Consul Merlodon. Yun yung isa din ng konsultay. Kilalang kilala ko. At nagsumikap at sumalis sa kaunlaran Mr. Chairman, ng Lusod ng Lipa. Kaya hindi ho tayo usap kay Consul Merlodon. No, Mr. Chairman, hindi ho tayo doon nakatingin sa personalidad na kung sinong i-appoint. Doon ho tayo nakatingin, Mr. Chairman, sa proseso at hinihingin tulong ni Kagawad Uwing Di Castro sa mga department heads na hindi na-attend ng committee hearing. This is, Mr. Chairman, ito ipakita natin. Ito ho ang sagot doon sa sentimento ni Kagawad Uwing Di Castro. Subukan natin. Hinahamon ko lahat natin mga kasama dito. Subukan natin. At may isa pa ho. Yun ang isang subject matter sa business of the day. Mr. Chairman, yun number one. Huwag na rin natin i-repair sa committee. Ipatalo na rin natin. Pagbutuhan na rin natin, Mr. Chairman. Dahil hindi ho natin... Tama. Hindi ka ho. Dahil Mr. Chairman, nakita ko, anong kwenta natin dito kung mga resource person na dapat nating siya tumulong sa atin sa paggagawa ng mga ordinance at batas at resolusyon na dapat gawin ng Sangguniang, ay ayaw ho nilang tumulong sa Sangguniang, Mr. Chairman. Bakit naman natin sila tutulungan? Mr. President, sir, may I be recognized? Okay, the Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. President, officer, kanina narinig nga natin na humingi ng tulong ang ating kasama na si Attorney Owen De Castro tukol nga po sa paghindi pag-attend ng ating pong mga department head. Pero kanina po ay yung paghingi ng tulong, ngayon naman po siya rin ang nagpapasok. Di ang pinakamagaling po ay siya ang tanongin natin kung ipapasok o kung hindi. At supportahan ho natin. Katulad nga po ng sinabi po ninyo, supportahan ho natin. Kung ipinapasok po ni attorney ngayon, ay di atin pong samahan para maipasa ho ang kanyang gusto. At sa susunod po na kanyang sabihin din naman sa atin, sasamahan ho uli natin. Salamat po. At rin naman po ay consultant. Wala po namang controversial issue sa bagay na rin. Mr. Chairman. Saka po muna si Consul Owen De Castro po. Nakasarita. Alam po niyo, hindi po namang controversial issue rin. The person to be appointed, rehired, are tested with experience. We cannot deny the fact at isa pa nga ay member ng Sangguniang, ng anak, at ipa of the record. Hindi sa ako'y kumakampi sa kanya, pero based on experience and service, public service rendered dito sa ating syudad, ay malaki po may tutulong. Kasi sayang po, mahirap tayo maghanap ng iba pang mga tao na ayuda sa ating pamahalaan sa ikagagaling. Ito po'y alam naman niya na may karnasan, alam ang problema ng Lipa, at yung isa po na may talagang nakakatulong, huwag na po nating i-deny yan. They are asset to the city government. This will inure to the benefit kasi ang hiningi ng mayor lang may to hire to authority to renew the contract of this consultant. Kaya tama po sinasabi ni Kagawad Merlo, naku, pinututuwa at ako sinasamahan niya sa aking mga hinaing na alam ko nagiging problema rin ng aking mga kasamahan dito na hindi pa, at yun naman yung mensahe para giging makakabot na sa tanggapan ng alkalde. The Honorable City Vice recognized. Mr. Chairman, sabi ko nga ho, huwag ho tayong pag-usapan natin yun yung mga consultant i-hire. Dahil ang kinukala naman ho natin dito, yun yung dalawang iyan, social service policy. Ano ba ho ang gagawin ng consultant when it comes to social service policy and management? A consultant na local development. Ano ba ho ang requirement or qualification ng mga consultant kakailanganin natin sa mga posisyong iyan? May we know from the proponent? Mr. Chair, pwede ka pong ituloy ko na yung tanong. Kahirap ho eh, pag si Consul Merlong may hawak ng mikropono, ayaw paawa. The Honorable, I have the chair. Siguro ganito po, lahat po ng inyong questions, pagsabasamahin na po natin, then sasagutin po ng committee chairman. The Honorable Rocoford is recognized. Mr. Chair, sino ka po yung dalawang consultant na pinag-uusapan natin?
na consultant on social services policy and consultant on local development. Pangalawa, bilang pagdiin po sa tanong ni Consel Merlo, ano po yung trabaho nila? Pangatlo, sabi po ni Consel Owing ay matagal na silang nagtatrabaho. Ano po yung mga ginawa nila kung matagal na silang nagtatrabaho? Kasi sabi po ay matagal nang natulong eh. Sino ho at ano ho yung mga itinulong na nila Mr. sa Chairman, city? Mr. Chairman, I move for the division and, of the House. Mr. Chair, no, Mr. Item, Chairman, before the item, division of the House. We must number, the floor po ay nakay at Consel Labior. I respect naman po natin dahil kanina po siya nakinig sa habang kayo nagkasalita. Pabigyan natin si Consel Labior magsalita. Oho, kahirap talaga eh. And Mr. Chairman, kung po pwede po sana, dalawa itong pinaaprubahan, social services at saka local development, pwede po bang ipaaprubahan natin ito ng magkabukod mamaya pag nag-move tayo? Salamat po. Sige po. Ito po yung question po from the chair. Pwede naman po mag-question ng chair. Ito po yung authority ng Sangguniang na authorized the mayor to hire a consultant. Hindi po renew kasi po ay nag-expire na po siya eh. So, kailan po sila mag-i-start ng sweldo? Ay March 30 na po, March 29 na po ngayon. Alam po ninyo, so April 1 to April 1 to June 30. Ako po ay nasisisi nga rito. Dahil matagal na pero nagtatrabaho sila. Kasi po yung atin mga JO ay nagtrabaho din po, hindi ko pinasuldo. Alam po ninyo, pagka may kawikaan na pag nagtrabaho bayaran. Apo. At kasi we cannot enrich ourselves at the expense of the other. So retroactive po to? Opo, kasi po ito po mga nagtarbaho na eh. To deny them of the compensation. Pwede po naman yun eh. Basta't ang katulad po sa national government, pag ang asan department secretary eh, in the point na sinang presidente at hindi pa nakukumpirm ang kanyang appointment, he is considered as de facto official, they are entitled to remuneration. Kaya po, following those line of reasoning ng national government, it is what is due to Caesar must be given to Caesar. Kaya po, yun ay dapat po nating pasweldohin na doon sa panahon ng kanilang... Mr. Choi, point of order. Ako naman rin. Kaya tayo nasasagot ng kagalang-galang Consel Uwing de Castro, yun ang tanong ho namin Consel Abior. Mr. Chairman, I move for the division of the House. The request of Consel Abior is two items. Let us hear the answer of the Honorable Lawyer. We vote separately to this point. That's not a division of the House. That's a motion po muna to divide po the question. To divide the committee report. The committee report. Ito po muna tayo. Those who are in favor na paghiwalayin po natin yung... Committee report. Apa, yung dalawa? Hindi, yung sagot. Ari pa. Hindi mo naging sasagot eh. Ari, tututulan nyo. Hindi mo naging sasagot eh. Ano kayo tututulan nyo isa? Oh, so hindi na po natin kailangang emotion si Attorney Owing na lang po. Do you want to answer po ba yung questions po ni Consel Abior? Abior sa kanil Consel Nido, Carlo? For the satisfaction of our diligent in industrious okay. Consel Abior. Sila po alam po natin dito sa ating salipa, kalimitan niya mga pasyente ay may hirap. Minsan may mga critical na sitwasyon na talagang it needs ample money para magasto sa pagpapa. Ay ito po ay nakakakuha ng ayuda sa yung isa sa PCSO. Papa, wala ho palaka sa PCSO, Mr. Chairman. Ha? PCSO is always for equal to everybody. Oo nga, inapunta doon at ina... Hindi, tinutulungan doon. At off the record, may connection. May connection. Doon, ako, kaya ho nakakahingi ito po yung comment tulong. Mo from the chair. Hindi po pala dapat consultant yan. Gawin natin liaison officer na lang. Hindi ho, yun ho ang walang title. Kasi kung nakatulong lang ho siya sa PCSO, layo ho. Hindi, nakukonsulta rin naman ho sa mga problema na kuhan. At saka ako po ay Vice Mayor 2000, itong second term po, 2016. Hindi ko pa ho nakikita yung mga consultant na yan. Eh, di. Pero ho kay Mayor Romali, nakikita ko sa SM. Pero yung, hindi ho talaga. Ako naman ho Sige ho. Ako yung nakikiusap sa mga kasamahan ko. Ito may maliit na bagay, huwag na niyo ko pahirapan. Asya, huwag na rin pahirapan, okay. Sige.
Okay, samahan na ninyo. Tari naman hindi makakasira sa inyong pagkatao. O sige po, hindi paghiwalay na lang po natin ang botohan para yung motion po muna sa isang konsultan. Sige, kay Mayor Umali. Doon muna sa development. Yeah, ito po, number one po ay social services policy. At ang effectivity po, ano pang effectivity? Hindi, mag-retro ako ang sweldo. Kasi talagang, hindi, ito may nagtrabaho na eh. Wala ita. Hindi nagtrabaho na, naipaliwanag ko na. Samahan na ninyo ko rin eh. Mr. Chairman, point of order. Siguro Mr. Chairman, sinasabi na kagawang galanggala o Wing Di Castro, kahit siguro walang basihan dahil hindi naman siya nag-conduct ng committee hearing na hindi tinawagan ang mga department heads. Ay, Mr. Chairman, siguro bago ho natin aprubahan ito, Mr. Chairman, ay tingnan ho muna natin, Mr. Chairman, yung kanilang performance in 3 months, Mr. Chairman. Siguro tingnan ho muna natin para malaman ho natin na totoo sinasabi ni kagalang-galang Wing Di Castro na mga ito'y nagtrabaho. How can we know that, Mr. Chairman? Ganito po, we will put that into a votation na lang po. Okay. Kasi nga po nagsalita na ang chairman kanina na may binigay pong trabaho at may mga ginawa na ng past few weeks, ay di, yun po yung subject na lang po sa appreciation po ng Sangguniang Panglungsod. Pero hindi ko inalis ang karapatan nyo magtanong dahil tama ho yan. Baka meron kayong motion dun sa time ng appointment? Mr. Chairman, if ever na ito ho ay sasama na ako pag ako'y nag-amend. Narinig po sa aking committee report. Siguro, Mr. Chairman, let's make an amendment. From ano ka ngayon? March? April. April 1. 1, 2. Ilang gahong buwan ho ang ganyan ng konsulta natin inihay? Every 10 taon, 20 taon, maraming na buwan? Hindi po. Until when? Yan po kasi yung ginawa natin previous resolutions ay pagdating po ng June 30, tayo po'y nagka-cut off. Saka December 30, nagka-cut off. So, until June 30? Oh, there's a motion. From April 1 to June 30. Amen po yung January 1 to June 30 to April 1 to June 30. Based po sa date po ng time ng pagbibigay po ng pag-grant po ng authority sa City Mayor. And a second. Seconded by the Honorable Rocafort. Objection? Mr. Chairman. There's an objection. Sana po maanuan ako na makasamahan. Alang gawin ninyo, nagtagal nga ho sa akin. Tunay ho yan. Sige po, I'm declaring a 1-minute recess. Ay ako ipagbigyan na ninyo. Session na resume. The Honorable De Castro is recognized. Ako po'y umaapila sa aking mga kasamahan at napagkausapan na isang lalamang ang aprobahan. Pero ako'y nakikiusap at napila sa inyo namang, alam ko namang ako'y inyong sinasamahan at alam ko namang ako'y lagi niyong tatanggol, mahal niyo ako. Ay sa bagay na ito ay talaga nagiging dilubyo kung maliit ito eh. Ako eh hindi napagkatulog nung nakaraang ilang araw dahil din sa bagay nito. Ngayon, eh, kinukuha ko na si... Sino bang ayaw din eh? Kau! Okay, ganda na lang po. We will let the honorable po at members of the Sangguniang to decide po. Pero gusto ko lang pong pasahin muna ang mga credential. Ano? Okay na po. Medyo nakilala na naman po natin yan. Para kasi hoy, medyo late na rin. Mr. Presiding Officer, sana po ay gusto naman ho natin pagbigyan si Attorney Owen. Pero sana po ihiwalay na ho muna ang pag-sponsor ng dalawang consultant. Para at least to, hindi naman ho pang palubag loob. Gusto ho natin samahan ho si Attorney Owen kahit ho sa isa man lamang po. Sige po. Na, ako lang po. Magtatanong lamang po ako. Isa po ang aprobahan. Apo. Kailan po aprobahan yung isa pa? Sa what po? February 29. Sige po. Those who are in favor to authorize the mayor to hire a consultant for local development, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unanimously approved.
Those who are in favor to approve, to authorize the mayor to hire consultant for social services policy, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. Parang nila ikaw. 5 in favor. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The motion is lost. For sa consultant, then motion po for the adoption. I move amended. That we pass and approve, we dispense with the second and third reading. Three principle and move for the approval of a resolution authorizing the mayor to hire a consultant local development. Objection, hearing none, the motion is approved. Doon po sa pangalawa, kayo nang bahala magpaliwanag. Next committee report, the honorable, nasaan yun? Well, next committee report. Mr. Chair, I move that we dispense on housing of committee report on Committee on Health 2017-003 and the same be adopted. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion, objection, the chair hears none, the motion is approved. Next committee report, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, Committee Report House Number 2017-001. Mr. Chair, provided all city councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved. Any second? Seconded by the Honorable Silva and Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number one, let the city administrator address to the SP forwarding the position paper submitted by the city personnel officer for the passage of an ordinance strengthening the city's local disaster risk reduction and management system through creation of the local disaster risk reduction and management division with corresponding division chief, local disaster risk reduction and management officer for under the office of the city administrator. Wait, refer to the Mr. committee German. On Mr. German. Good government. Mr. German. What's the point of order? I'm appealing to the decision of the chair to refer it to the proper committee, Mr. Chairman. Dahil palagay ko, sir, wala na rin ho namang mangyayari ang mga department heads dito. Palagay ko, hindi na rin ho a-attend ng committee hearing. So I think there's no need to refer it to the proper part committee. Part po ng job po ng presiding officer to refer po yung mga committees na naka... Refer po sa proper committees yung pong nasa agenda. So yung inyo pong concern ay we can discuss it po mamaya po sa other matters. Next, number two. Number two, letter of the city administrator by authority of the city mayor addressed to the SP forwarding the final subdivision plans and final subdivision plan analysis of Markville subdivision. Refer to the committee on land use. Number three, letter of Jose Joe Titular, principal of La Lipa City National Science High School addressed to the Honorable City Vice Mayor requesting for the passage of resolution supporting the conversion of the Lipa City National Science High School into integrated school. Refer to the Committee on Education. Number four, classification request of Rowena Cordoves. Refer to the Committee on Land Use. Number five, classification request of Erickson Ray Bucad. Land Use. Number six, classification request of Robinson Alegre. Land Use. Number seven, classification request of Rodora Krishnan. Land use. And number eight, classification request of Marcelino Morcilla. Land use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I move that we approve for third and final reading committee report of Committee on Environment 2017-003 and approve the ordinance blacklisting RC Belia in the city of Lipa. Seconded by the Honorable Silva. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable De Castro is recognized. This contract, the Honorable Katipon is recognized. Ikaw na.
contract? Alang gara yung discount contract resolution ordinance resolution for third and final reading. Resolution for third and final. The Honorable De Castro, nakita niyo na? I move that we pass an appropriate resolution authorizing the city mayor to enter into a lease contract with Dr. May Mercado Manggiat. May Mercado Manggiat over a parcel a portion of lot belonging to the city government for third and final. Provided po na provided that the same that it should not be sublease at the end of the term it be written over to the city government pre including the building and the contracting party should pay 3.5 so, and the contracting party the lessee to pay a certain lessor not less than 3,500 a month with the increase of monthly rental after 5 years. 20% Any second? Increase. Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable De Castro is recognized. Local economic, local development, ano yan? Okay na? Okay. Committee on Health? Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I move that we approve Committee Report on Committee on Health 2017-003 and the same and amend tax ordinance number 132 and the same be approved for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Silva and Carubin. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Evangeline H. Reyes Katigbak with an area of 120 square meters located in Barangay San Jose from agricultural to residential use, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ricardo Reyes with an area of 1,000 square meters located in Barangay Maraboy from agricultural to commercial use, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable unless, Wong is recognized. Mr. Chair, I'd like to move for the urgency for business of the day. Business of the day number 3. The letter requesting the Vice Mayor for the passage of a resolution supporting the conversion of the Lipa City National Science High School into an integrated school because, sir, there is also another letter from Madam Ludi Pasagi requesting the same, which is down requesting the Sangguniang Panlungsod to support the conversion of 14 national high schools into an integrated school, and this is needed for the downloading of maintenance, operating, and other expenses for our senior high school. So I'd like to put this together into one resolution. The matter is referred to the Committee on Education. Motion? I'd like to request for a motion of urgency and to... Okay na po yung for a resolution. Okay. Resolution na for okay, third the final. Resolution... Okay. The resolution... I'd like to request for a resolution to allow... for the Sangguniang Panglungsod to allow the conversion of our 14 national high schools into an integrated school as per request of Madam Ludi Pasagi and Mr. Jyoti Tular, Principal.